coming to you from New York City. Bringing the video podcast for global Filipinos around the world. Watch and listen as we speak and get to know different celebrities, icons, influencers, and inspiring people. Join Jesse Ding and Jay Cass as they talk about anything and everything while bridging the gap between Filipinos of different generations and genres of choice. This is Over a Glass or Two. Bakit kami sobrang hyper ngayon? Kasi malapit na kami. Isang kembot na lang. Nasa Europe na po ulit kami. Oh my God, J-Cas. Excited ka naman, J-Cas? Ay, sobrang-sobra. Diba? Sobra, alam mo namang favorite natin ang Europe, diba? This is gonna be our third time sa Italy, yes. Pero I'm also excited of the different places ng first time natin in between. Pero alam mo, kasi we went to different places in Europe din. Pero in Italy itself, third time. This is gonna be the third, yeah. Oo, pero sa ibang-ibang, like Switzerland and Iceland, ilang beses na rin. Pero sobra kaming excited. Karabi, lalo na excited kami sa ating guest ngayong araw na to. Oh my God! Sobrang favorite namin. And guess what? Talaga gumigiling si Jacas. Iba ang hype ni Jacas ngayon eh. Sobrang favorite namin. Ayoko na tumigil. Paano ba to? Oo nga, tsaka, patay. Mamaya, sana si ating star din, no? Maki-jamming sa atin. Yan. Ituloy mo yan direct, ha? Yes, oo. Oh. Excited kasi kami. Dahil, alam mo, ano po, one of the person that was a genuine heart. And she's one of the reason also why we are here in TFC, the Filipino channel. Kung bakit tayo nandito sa harap nila. Kung bakit nandito pa kami. Yes, oo. Diba? Kaya maraming salamat, Diyos ko. Excited na ako sa ating mga kwentuhan ngayong araw na to. Grabe, talagang, Testar, we owe you our lives. O, diba? Yes, so anyways, my God, excited na ako. J-Cas, nakapaka na ba? Yes, I did. But I'm gonna open it again tomorrow. Ako tapos na. Kaya, teka sandali, mamaya tayo magchikahan dahil excited na akong introduce ang ating special guest for this more night. Okay, go! Before our exciting Europe vacation, we are very happy and excited that one of our dearest friend is here to visit us again. She's one of the best recognized mediums in the Philippines. She can be seen on Pinoy Vibes in FYE channel, but we're happy she's having more shows to help people like Touch and Tell. And of course, ano ba? Touch and Tell, Feel Kita on DWPM Radio and Pinoy Paranormal Mysteries in FYE and Jeepney TV. Excited ako yung mga paranormal na yan. Kaya, hi, nako. Anyways, abangan nyo po tawag dito. Tsaka pag may mga questions kayo, nga pala, PM na lang kami. Kasi recorded to. So anyways, let's give a warm welcome again to one of the best medium and paranormal expert in the Philippines, Star Gazer! Heart talaga. Good morning, Ting. Kumusta ka na, Ting? Good morning. I'm busy. It's been quite sabi mo nang hectic, sunod-sunod. Natatawa ako kasi ang Saturday is Stargazers Day. Pag Saturday. Aside from, di ba, ang kumu natin every Sunday. Yes. Tinawag na namin Saturday is Stargazers Day. Kasi tatlong sabay-sabay yan. Dahil you own kumu on Saturdays, kumbaga. Oh, no. Sundays is kumu. Okay. Sunday ang kumu. Oh, Sunday is kumu. Oh, I'm on air. I'm back on air sa DWPM. Back on DWPM. That 7 to 8:30 p.m. Sabay niyan sa YouTube
meron tayong Touch and Tell sa YouTube FYE channel. Tapos sabay naman pag 10:45 PM is Jeepney TV Pinoy Paranormal Mysteries. Kaya Saturday is Stargazers Day. Yes. Oh, Ate Star, try mo, yes. try mo kaya magka-show, Ate Star. Try mo lang. Oo nga, try mo lang. Dami. Ang dami-daming labada. Pero go ahead. Sorry. Pero ano, hindi ba dali eh? Kasi syempre, alam mo na na ano na tayo eh. Sabihin mo na medyo mature. Pero ibig sabihin, madami kasing ginagawa eh. Masyado marami. Tama na yan for the moment. Oh my God, ang dami no? Para ilang show mo, Teturo? We have one on radio and TV, and then we have Pinoy Paranormal Mysteries, we have Touch and Tell, and we have Kumu, apat siya. Oh my God, grabe, hindi masyadong busy. Ang konti ng labada mo, te. Sabi pala ni Direkta ka, kanina pa ako kinukulat. Bago tayo mag-ungkwentuhan, mag-start ng mga chikahan, at of course, we wanna know about all your four shows, grabe. Mag-hi ka daw muna sa lahat ng mga, of course, nanunood at nakikinig, sa lahat ng mga fans mo all over the world. Okay. Magandang tanghali, umaga, at saka gabi sa inyong lahat. So, this is Stargazer. Kamusta po kayo? Sana po ay nanunood kayo. And you can always catch me at Kumu sa FYE channel. Yan. So, meron tayo apat na programa na pwede niyong pagpilian. FYE channel lang lagi hanapin, kahit YouTube. Yan. Diba? Magandang way to unwind. Manood kayo. Nakakatakot. Nakakatakot, no? Oo, diba? Pag stress ka, tapos pag natatakot ka o sabi mong punong-puno ka ng ano, nasabi mo na, stress, or sabi mo depressed ka, pag nanonood ka kasi na nakakatakot, naka-fixate ka, tapos nawawala talaga yung focus mo sa problema mo, talaga nandun ka, you're into it. Magkakaroon ka ng bagong problema kasi doon ka na sa takot ngayon mga problema. Correct. paano ka magre-restroom? Paano ka matutulog? Hindi ka na makatulog. Hindi tsaka ate, it's very, din, talagang knowledgeable din yung mga topics na that you guys are talking about. Yeah. Diba? Kasi parang, I'm sure ang daming, it's very relatable yung ibang tao na una-experience yun na parang, ganito pala yun. Ganito pala yung mga dapat gawin. Bago natin ituloy-tuloy ang kwentuhan, ito si Direk, sige, hindi pa rin nawawala ang aming chikahan na naman din, yung mga welcoming tsuba namin. Ayan, sige, welcome namin, tapos tuloy-tuloy na ulit tayo. Sa sambayan ng Pilipinas mo at sa aming dearest USA, guys, ito na po ang inaabangan nyo. Ate Stargazer, Welcome to Over a Glass or Two! Cheers! Ayan! Ang sarap ng kape. Ote, yes. Picture na ulit. Okay, tapos kwentuhan na tayo. Go! 1, 2, 3! Ayan! Kwentuhan na tayo, te! Ote, yan, di ba? Kwento, te. Paano nag-start during that time, di ba nasa FYE channel ka? Isang show lang nung time na yun, right? Ever since nag-end ang ABS sa DZMM no, April 2020, we came in Feb 21, 2021. Tapos we started, that was the pandemic pa rin, di ba? Kasi 2021. So nag-start tayo ng, in-extend namin yung Pinoy Vibes, which was on DZMM, nilagay namin sa FYE channel. So, kasama niyo ako mula 2021 hanggang to present, we were talking about different topics. No? It's not only the paranormal, kasi we also have, kasi nga, dahil nga sinusuportahan natin ang mga emotions noon ng mga tao, dahil nga pandemya, di ba? Mm-hmm. And a lot of people at that time were depressed, no? They were feeling kinda, sabihin mo yung iba, frustrated, hindi makalabas. So we were giving emotional support to people. So meron din tayong life coaching on air. So madalas yan, gine-guess ko mga psychologists, psychiatrists, you know, to have, you know, a healthy mental health din. Ngayon, pinapasukan natin ng paranormal, alam mo, masarap makipag-usap ng pag-usapan yung mga paranormal topics, no? Yes. Tapos gabi. Oh my God!
alas 8 hanggang alas 11 ang ating programa. So, nandiyan na nag-uusap tayo ng mga nakakatakot. Kaya nakakatuwa kasi feel na feel mo may ambiance ka pa na sinasabi, 'di ba? Oh. Yan ang nangyari noong up to now naman, which ang programa ko was kagabi. Okay. Oo, dito sa Pilipinas. Pilipinas. Tinuloy namin yan, since marami kaming material, tinuloy namin yan ngayon into Pinoy Paranormal Mysteries. No? Okay. Na ngayon, nasa jeepney, although it's short lang ha, short lang, because it's 15 minutes. Okay. So, ah, okay. So, pinasok namin sa Jeepney TV for those na hindi nakapanood ng Pinoy Paranormal Mystery sa FYE, sa YouTube, nandun na sa Jeepney TV. Yan. Pagkatapos, nanganak, and then, since nakakalabas na tayo ngayon. Yes, finally. So, yes. Oh, finally. So, we were able to create another program, which is Touch and Tell. So, ano yung Touch and Tell? Kung maganda. Nga, awan na, no? Ano yung Touch and Tell? Ang ganda ng title. Ganda ng Touch and Tell. Ako nagbigay nun. And actually, sayang kasi wala kayong dalawa dito, pero sayang. Nagkaroon ng party noong December, ang mga hosts ng okay. FYE channel. Oh. And then, as usual, eto na sila ngayon. Star, ano nakikita mo? Ano nakikita mo? Ano nakikita mo? Ganun lagi. Tapos they notice me touching their hands. Hinahawakan ko yung kamay. You know, kasi, I don't need cards kasi to read people. Okay? I just touch people. And when you touch, you are able to get yung vibes. Siyempre, meron kang personal na touch eh. Pag hawak ko, feel na feel ko yung vibe. Alam ko kung ano mangyayari, nagfa-flash sa isip ko yung buhay ng tao. So, pag nag-touch ako, wala ka na matatago sa akin. Ganun yun. Oh, kaya alam God. Mo, actually, that's why I'm very about touching people. Minsan, sasabihin, ba't si Star hindi ko nagkakamay agad? Hindi ko makamay. Di ba when you meet people? Oh, diba? Yeah. Ah, okay. Hindi ako kumakamay agad. Why? Kasi once I touch you, it cannot be helped. Nakikita ko sino ka. Parang just movie? Imagine. Parang movie yung parang jig-jig-jig-jig-jig. Ate, tayo yung tanong ko. Continuous. Kung na-touch mo na ba, kunwari tapos na, tuloy-tuloy ba yung conduit noon o hindi naman? Tuloy-tuloy na conduit noon. Kasi meron na kayo. Nakakonect na. Connect na. Tapos kahit nasaan ka sa amang parte ng mundo, alimbawa, Jcas, hinawakan kita. Kahit nasaan ka na niyan, pag tumawag ka sa akin, masasagot na kita. Kasi nagkaroon na tayo ng ng connection. Connection, interaction. Oo. Oh my God! Connect. Wow. Ang swerte naman ng taong na-touch mo, te. Oh my God. Naku, te, hindi pwede ka, pag may, tawag nito, may significant other, hindi pwede magloko. Kasi alam mo, alam mo, minsan, nalalagay ako sa alanganin. Example lang, ha? Ang gandang question yan. Yes. Halimbawa, eto ka, husband and wife, no? Kaya nga nung, eto yung party, nakakatawa yung party dun sa mga hosts ng programs. Okay. May mag-asawa na, isa na sa health, isa na sa, basta may isang program din. Okay. When I touch the guy, napaganyan ako kasi may nabasa ako about the past of the guy. Past, hindi yung silang dalawa na present and continuing, di ba? Yes. May nakita akong isang past nung guy na I think was very important to him na hindi ko tuloy alam ko paano sabihin na pag ganyan ako tapos yung girl, tinouch ko tapos sinabi ko, pero I couldn't help. Ang sabi ko sa kanya, binulong ko, sabi ko, you know what, there's this parang certain person in the past that hurt you most, ganyan. Binulong ko na lang. Okay. The guy, di ba? Kasi maririnig nung asawa. Nung asawa. Yes. So, in short, what I'm saying is that when I touch you, no holds barred. So, I can see everything. You cannot, I may be very ethical and I may be very professional. I don't, just blurt it out kasi if I sense that there will be an away, yes. I shouldn't be doing it. Hindi ako katulad ng ibang readers na
just to say na magaling sila, they will say things na hindi pinag-aaralan yung sinasabi. Oh, yan ang difference. Okay, okay. Kasi with how I was trained, no, well, with my gift, no, I was when it was honed by a priest, sinasabi niya lagi, nakakabuti ba yung sasabihin mo? Correct. Makakabuti. Yeah. If it doesn't do any good, then don't say it. Okay? So, I can be very exacting as to knowing the initials of a third party and where nakatira yon. But I do not do it. Why? If I know there's gonna be a big problem. Oh my God. So wait, what happened? So, ano sabi sinabi ni mo Lala? Sa guy? Uh-oh. Ano sabi nung guy? Napaganyan siya, tapos talaga namula siya. Tapos yan nung wife, bakit ka namumula? Kasi hindi naman niya alam. Nothing, sabi niya gano'n. Tapos binulungan ko na lang, sabi ko, forgive that person. Ginanun ko lang. Kasi, syempre, di ba, you are in a relationship already. And that's your okay. Yes. Forever. Kasi kasal na kayo eh. And then still, meron kang hurt about a certain past, about a girl in the past, no? Dapat ile-let go mo na yun. Hindi niya ma-let go siguro. Sinabi ko, mahal pa rin niya. Alam mo, hindi siguro mahal. It's more of nasaktan siya doon sa ginawa sa kanya. Nandun pa rin yung emotion at hurt yung niya. Emotion. Alam mo, sorry ha, Ate Star, yung unang sinabi mo, yung naisip ko, lalaki? lalaki yung ano niya, yung past niya, sabi ko. Mas juicy, walang yaka, diba? Ba ding pala? Naman, but it's something like, bisexual. Hindi naman. Actually, hindi. Sinabi na ni Ate Star, babae eh. Oo. Oo, ito naman. Oo, oo, oo. Pero tayo sandali ah. So, na-curious ako. So, every time kahit hindi nila sinasadya, di ba? Na hindi nila sinasadya. Dumating pa yung time na nakikita mo rin yung mga demons na nagawa nila. Naku, ang gandang tanong. Okay. Uh-oh. Kaya nga very, alam mo, J-Cast, Jesse, you may say I'm suplada at times. Kasi pag may nagre-reach ng hand, I try as much as possible to avoid shaking hands. Because there's a reason. Sometimes, ito na lang ha, sometimes politicians, nagkakamayan. Di ba minsan hindi sinasadya. Alam mo, minsan pag ganyan, pag shake ng hand, alam mo, itsura ko ganito. Oh my God! Nag-download ka ng virus, sabi ko, oh my God. Oo, parang, ilang milyon ang kinilimbat mo. Ganyan, no? Ayun, makikita mo na ganyan ako. Yung face, akala mo poker face, pero yung mata, nakikita mo yung reaction sa mata. At saka yung kilay ko, yung tumataas. Kasi parang, hindi naman nabibigla. Sanay na ako sa mga bagay na to. Pero parang, nagmamalinis ka, pero it's a lot. But of course, secrets are secrets with me. That's the of reason course, why. Definitely. There was one time I had a post, okay? Kasi I never post about who's who. I never post I'm with a client. Pipicturan ko. And these are the whoever they are. Yes, okay? yes. Uh-oh. I don't do that because you know what? Minsan naman you want privacy eh. Not many people appreciate talking to people like me, the gifted ones. Exactly. They think kasi of gifted ones as parang manghuhula sa kiyapo. Yung mga usual kasi yung pinapakita, nagbabaraha, yung mga ganun-ganun. Parang ang tingin nila hindi edukado ang isang psychic. So, binibigyan ko sila ng ano na parang, okay, confidential tayo. That's why I don't brag. If you see me, when I'm in the US, no, alimbawa, you're a big businessman or whatever there in the US, I keep quiet. I don't take pictures. In fact, when they ask me, bakit wala kang picture kay ganito, kay ganyan, eh, kliyente mo yun, why should I? Yeah. Diba? Kasi it's a privacy. It's a privacy. Kaya nga ang post. I saw that post of yours in Facebook. Naalala mo, sabi mo, not because, parang sinabi ko na, not because I don't post anything, it doesn't mean that I do not have clients who are known. Parang may ginanon ako eh. So, parang what's important for me is the credibility and important for me is the confidentiality.
nilagay ko. Ang sabi mo na lang, eh, pag may nagtanong, eh di aham. Ayun. Diba? Ganun na lang. Diba? Kasi, sa akin kasi, it's more important that a person trusts me more than anything else to be popular, to be seen always na okay, doing the readings and everything. Actually, I don't need any cards eh. I just give in to people who want cards, no? But then, if those who trust me and those who know me and the ones and the people that I sabi mo, they consult with me, ano, we just talk. It's just like parang nag-uusap tayong ganito and then they ask the questions and then I answer. Ganun. Or sometimes they just call eh. Te curious ako ah. Let's say, may nagpapa-read sa'yo, right? Tapos, yes. Hawakan mo siya. Pero, that person, parang, that person believes in you, pero he wasn't expecting, anticipating that you would know, of course, that the bad, the evil things that he have done during the past, right? Tapos, gusto niyang parang mag-seek ng advice and all. So, pero alam mong mali, kasi may mga ginawa siya, you know the truth. Yeah. So, how do you handle it? Paano ano yung sinasabi mo, hoy, ayoko itang i-read kasi ganito ka. Ang hirap nun, ha? No. Nasa gitna ka, parang, oh my God. Okay, client siya eh. Okay, the mere fact that the person comes to you and parang gusto niyang makorek ang past niya, is okay. you should help the person. Kasi aminado naman siya eh. Kailangan may remorse siya. Regardless of the past, if the past was really very bad, but if the person came to you and the person really wants to reform, you should. But what if, walang remorse, parang gusto lang niyang mag-parade or something. Tapos, pero alam mo yung past, tapos meron siyang... Ano yun, parang nagpapatulong para lalong yung sama-samang ginagawa niya? May mga ganong tao, di ba? Natuloy-tuloy siya. Oo, parang... Lagi naman entrada kasi, entrada ko is that, if there's anything that I will see and I know that it affects your life now, I will be very honest with you. Now, it's up to you whether you're going to follow or not, but that's what I see. Okay? So, if you don't want me to say anything about anything in the past, let's not start the reading. Oh, at least ginaganon mo, no? Disclaimer. Oh, kasi parati ka lang niya. Oo. Hindi gusto ko magpahawak sa'yo. Kailan kami tatlo. Kailan ka ba namin mahahawakan at the Stargazer? Yung parang Santo Niño yung ginaganon, no? Diba? Tingnan natin, baka sa February, baka meron akong trip to New York, I think. Tingnan natin. Oh, at least kahit sa amin ka na magstay. wag ka na mag-hotel or something. Sa amin ka na grabe din, oh. Parang, ano ba yun? Do you think that gift is a positive gift? Or sometimes you think like it's blessing a curse? Blessing or a curse. Oh. Blessing or a curse? It's both. Actually, it's both. Natatawa ako sa question mo na yan. Actually, yan yung tinanong sa akin ni Dr. Carl Balita, whether is it a blessing or a curse. It's both. It's something that you wish you have not seen it, tapos mangyayari, and then they did not listen to you. May impact sa'yo eh. Kasi, for example, I had a client. Ilang beses ko sinabi sa kanya, don't invest in the stock market. I don't like you to invest in the stock market. I'm going to go against it. Tapos gagawin niya and then he lost 70 million pesos. Alam mo, ang sakit dito eh. It hits me eh. Oh my God! It hits me kasi para bang bakit ko ba bakit meron ba akong pagkukulang, pinabayaan ko ba tong client ko na to? Parang nagigilty ka. Sinabi ko na huwag. Ilang beses na. 70 million na talo niya. And up to now, he's still recovering. Or only 50% pala nare-recover niya. Ang sagot ko pa sa kanya, joke lang nga, Ginopo. Alam mo ko yung 70 mo ngayon, binigay mo sa akin kahit 3 million, masaya na ako, at saka forever indebted ako sa'yo. Parang ganun, din na joke. Joke na lang. Kasi I had to say that kasi para bang gusto ko sabihin na you... nagpa-uto ka sa tao, di ba sinabi ko na sa'yo, wag. Bakit ano sabi niya? Andun eh. Para, syempre, kahit anong gawin mo, water under the bridge na is what that is a 70 million worth of lessons for him or her. You know, ang sagot ko sa kanya, you know what? It's a very expensive lesson.
Yeah. Kung gusto mo na lang ng leksyon, whatever, pinukpo ko na lang sana ulo mo. That's it. Hindi pa simple mahal. Lang. Oo, hindi pa mahal. Oh my pupunta God. Ka lang ng ospital, lagyan mo lang ng ice or whatever. Yes. Ganun lang. He remembers that. And up to now, he's, well, it was too good to be true naman talaga. I mean, hindi maiwasan yung investment kasi these are what you call the tycoons already. Medyo nasa level na. Tycoons na, oo. Maraming pera pa rin yung mga... Highest to the highest level pero, na. Pero tiba, curious ako ah. So, pag natatouch mo, past, no? What about yung future? Do you see the future? Kikita din. Kikita din. Oh, yung concerns God. Mo. For example, when I touch you, tapos minsan sabi, pahawak nga ulit. May question ka. Pahawak nga ulit. Okay, take this step. Okay, take this road. Yan. Ganun yun. Sana kapitbahay kita, te. At the star? Kada, te. I guess my question is, so now that we are, if somebody touches you forever conduit na sa'yo, is it too heavy to bear? Sabay-sabay balat dumadaan sa'yo? Ganun ba yun? Future and past? Alam mo, pag na-touch kita, for example, Jake, as na-touch kita, in the future, for example, kahit malayo ka, if there's anything coming to you which medyo, for example, unexpected, you will find me sending you a message. How are you? Oh. Oo. May mafe-feel na ako na coming. How are you? I hope everything's okay with you. Just be careful about this, blah, 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 blah. When I tell you that, you have to be careful. Nakikita ko na, even the coming. Malalo na if I establish friendship, katulad nito, we're friends. Yeah. Yes. Ayun. Pero yung mga future clients, hindi naman, mga other clients, hindi naman ganun, no? Pero minsan-minsan nagko-cross sila. Pero katulad pagkaibigan, nagiging ganun ako sa kaibigan. Nagiging ano ako. Minsan, makulit. Sabihin mo na makulit. It's for your own good. Wow. Ay, gusto ko yung kulit na yan. Gusto ko yung kulit na yan. Makulit talaga ako kasi paulit-ulit ko gano'n. Halimbawa, for example, Jesse wants to go into an investment. Tapos na-touch na kita. Tapos feeling ko, that investment would not go right. Kukulitin kita niyan. O, huwag ka nang pumasok sa ganyan, ha? Remember, huwag kang papasok sa ganito. Ganun lang. Ganun naniniwala ako sa ganyan, eh. Yung iba kasi, di ba? Ako, Ate Star, yung mga, kasi yung ibang, I don't know, ibang religion, lalo na yung mga kakilala ko, oh, just sinasabi nila that, you know, it's a sin. But ako sa akin naman, it's, for me, it's just an FYI. It's just like you're for your information only. Like, I mean, it's up to me if I wanna, you know, like believe on it or go for it. Sa akin, it's just a warning. I mean, which is I'm so grateful. Mm-hmm. Alam mo, mahirap kasi ang usapin na religion. Okay, sa mga nanonood sa atin ngayon. When it comes to religion, kasi there are some religions that are really they have this yung horses, you know, yung nalagay dito, yeah. Blinders. Yes. Okay, this is the word of God, blah blah blah. But always remember that even the kings and the queens and the royalty in the past, they always have this special person, the old man, na lagi yan yung philosopher. But these are the gifted souls that you know can give wisdom to a person. Even their pastors, even ni mga ano nila, yung mga religious heads nila, they always have these prophecies. They do prophesying. Nagsasabi sila ng this is what I see, this is what yung ganyan. So, what's the difference between a gifted person and someone who prophesies? Exactly. So yung ganun ba porque ano yun lang may right? No, we have been given gifts by God. Iba-ibang gift. May iba gift of seeing, nakikita nila, iba gift of tongues. Okay? So maraming klase kaya nga if we go on and go on, issue dito hindi religion. Ang issue dito is what good will it do if you tell a person? Exactly. If it will help a person and there is a greater, it goes for the greater good, nakatulong ka sa buhay niya, then it must be good. At saka tayo yung na-mention mong mga prophecy, even di ba Moises, even si... Exactly. Even si Papa Jesus, Lord Jesus Christ, right? Di ba? Di pinadala yung three kings, di ba? I mean, kaya sabi ko, ang haba kasi pag pinag-usapan pa natin yung religion na yan. Yeah. Correct. Ang simple lang naman ang tanong eh, dun ba sasabihin mo,
would it do good for a person? Kung yes, then go ahead, say it. If no, you might as well keep it. Yeah, that's what I follow kasi when I do. Like, when it's a client, hindi lahat sasabihin ko. Example, if I see a person coming in, may sakit siya, what do I say? Tapos alam kong terminal. Do you tell the person you're gonna die? You cannot play God. Yes. What you're gonna do is you have to tell the person, are you going to a doctor? Have you been to a doctor? Are you going right now? Or you having ganito fix? Can you ask the doctor to see the doctor and see something wrong with your reproductive organs? Yung mga ganyan. Yes. O kaya your digestive system, your heart. Sasabihin mo. And then, do not play God. Even if alam mo terminal na yung case, always give hope to a person. It's not because you give hope, sinasabi mo na hindi siya mamamatay, hindi siya mag-ano, hindi siya mawawala. No, it's simply you have to give hope no matter what. You have to give hope. You cannot play God. So it's really how you say it then, di ba? How you say it. It's really how you say it. Totoo. Grabe. So yung show mo na touch and tell, iba yun. Yung paranormal naman is the other side of, oh my God. I remember na mention mo yan a few months ago. Oh yeah, diba? yung touch and yung paranormal. Yung Pinoy paranormal na yan, di ba? Okay. Pinoy paranormal mysteries naman is all about the paranormal. It's all about multo, elementals and everything. Yung mga real experiences of Filipinos, no? It's really Filipinos kaya nga Pinoy, no. Na pupuntahan mo yung bahay nila, tapos titingnan mo, may nangyaring ganito. Whether or not it's true, pero yung based on, kasi mahirap kasi i-prove unless meron nakikita. At doon, sa Pinoy Paranormal, meron akong episodes doon na nakuhanan talaga ng camera na meron talagang gumagalaw doon sa likod na screen door. Mga ganon. Yes. Oo. Hindi ko alam kung pang ilan ng second pa lang yata yung pinalabas Sabado pa lang ng gabi. Second episode yun sa ano. But meron kasing instances na nakukunan talaga ng camera. I need to watch that. Sinabi mo pa Ate Star, screen door. Yan ang vivid sa akin. Nasa Las Piñas ako is I feel like it's my first time na nakita talaga ng parang black smoke na gumalaw sa likod ng screen door. Sabi ko, what is that? Alam ko, umiinom ako ngayon, pero hindi ako ganun kalaseng. Para makita ko yun, ha? Oh my God. And when you said screen door, sabi ko, oh my God. Napaganun ako. Dapat ba't may ano, may third eye yung mga makakakita ng ganun? Or hindi. Kahit walang third eye, they can see it? The third eye is the sixth sense, no? Yung, kasi marami naman kasing gifts, eh. The gifts of seeing, the gift of sabi mong feeling, no? Whatever it is, yan yung third eye, can also be parang ramdam na ramdam mo o naamoy mo na mayroong kakaiba kasi yun naman yung sa smell. Yung five senses natin, may katumbas yan doon sa paranormal. So kung ayan heighten mo siya, that will be falling under the sixth sense or the third eye. So for example, the sense of feel, yung feel, touch. May nararamdaman ka nagtatouch sa'yo na wala naman talaga nakikita. Madalas ako yun. Oo. Yan, okay. Tapos, see, yung talaga nakikita mo yung spirit. Okay, smell, yung may naamoy ka na, amoy tobacco, amoy sulfur, amoy yung mga ganon. So, lahat ng senses may katumbas yan sa pag nakataas, heightened, that is the sixth sense or the third eye. So it doesn't mean na makakakita ka. Eh, the mere fact na nakakaramdam ka, alam mo meron kang kasama sa kwarto, that already is part of being, of having the third eye. Ganun so, yun. How about so, yung tumatayo sa yung balahibo dito sa neck? Yan. Sa nape. That's oh the sense. Everybody starts with being a sensitive. Okay. Everybody starts with feeling something. Everybody or most people. There are people who deny this feeling. And they said, wala naman ako nararamdaman. Parang gina-justify nila yung pagtayo ng balahibo as probably a suggest, parang auto-suggestion.
kaya tumataas balahibo mo kasi sinabi ng isang tao may nararamdaman o meron yeah. merong spirit sa tabi mo. Auto suggestion kasi yon, it may be possible, no. But yung kusang tumatayo balahibo mo pagpasok mo sa isang kwarto, that's different kasi wala namang nag-auto suggest sa iyo eh. Okay? So the sense of feeling is the most common to people. Yan ang unang nabubuksan eh. Yung sense of seeing, that is medyo elevated na. O, pero, meron tayong tinatawag na accidental seeing. Yung mga peripheral vision. Siguro yung yes. nakatingin kang ganyan, tapos may dumaan sa gilid ng mata mo, alam mong may dumaan. Makikita mo may kulay, may damit, may ganyan. Pag ganyan mo, walang tao. That is what you call seeing with a peripheral vision. So, para si J-Cass. J-Cass, ikaw, meron ka experience yan? Hindi na damit. Parang exactly like that. Yung peripheral, parang, uwe, ano dumaan yun? Ka, alam ko. Gagano na ako bigla. Parang, di ba? Hanggang ngayon ba o matagal na yun, J-Cass? Wala na ngayon? Hindi. Ano, it's mga random lang eh. You know, I don't really want to go deep into it kasi natatakot ako. So what I do is just say, I think positively na mabait siya. Na, ha, yung parang kinakausap ko, hi, hello, di ba, love you, ginagano-gano ko na lang siya, di ba? Yeah. Pero yung sa'yo, te, complete sa'yo, do? Lahat ng senses yeah. na sa'yo? Yes. Pero pwede bang ma-develop yun? For example, like, ba si J-Cass, once in a blue nakakaano. Ako more on, ano eh, di ba nakwento ko sa'yo, te, more on like, alam, as in, bigla na lang parang kinakausap ko, minsan alam ko, I don't know, for some reason, alam ko parang dalawa, tatlong tao, tatlo yung nandito. Tapos, mamaya tatabi na sakit. Sabi ko, oh my God. Kakausapin ko. Gaganoon lang ako. Oh. Pero more on sa dreams, siya nagpaparamdam. Pero more on, alam ko agad kung meron. Tapos alam ko minsan kung masama. Hindi ko alam kung bakit, pero I just know. Especially, ito pati, hindi ko mag-get kung may times din na, it happened to me a few times. I vividly remember yung isang tito ko noon, yung when my dad passed away. Nung nandun ako sa wake ng dad ko, nakita ko yung tito ko, tapos ginanon ko yung mom ko, tsaka yung sister ko. Sabi ko, ma, sabi ko, Nobs, ano nga, sabihin mo si tia, kasi for some reason, hindi ko alam bakit. Feeling ko, si tito na yung susunod. Kumunan mami ko, huy, ba't ganyan ka? Ayak ka na naman. Sabi ko, hindi ko alam, may nakita akong heart attack. Basta, alam mo, wala pang 1-2 months, namatay siya sa heart attack. Madalas akong may ganun. Bigla na lang akong gaganun, parang, may gaganun ako minsan, parang, oh my God, sabi ko, kasabihin ko lagi kay JB, sabi ko, B, parang may mangyayari dito sa taong to. May ganun ako, tas, after, na yung nangyayari nga, sabi ko, oh my God, ba't ganito to? Ayoko. Diba, Jesse, so, yung dilemma mo, sabi mo yan about a friend, sana, ang dilemma mo for the longest time was, am I going to tell this person? Yes. Yung asawa niya, paano ba yun at a star? Yung ganun. Ayun, nangyari yun. Asawa. Actually, minessage ko, marami ako minessage ko, guys. Sorry, pero may nararamdaman, meron akong naramdaman, or at saka na panaginipan. Sabi ko, isang husband ng isang close ko mamamatay. Sabi ko, I know it sounded morbid, but I just have to say it. Tinatanong ko pa sa kanila kung, should I say it? Tapos iba, oh my God, Jesse, sino yun? Sabi ko, tanongin mo sigat. Sabi ko, I don't know, like, I just felt it. Tapos yung namatay yung husband ni, yung isang friend namin nasa Pilipinas, na close namin. As in, parang weeks lang, no? Parang ganun. So natatakot ako. Minsan pa nga nakikita ko pag ano yun. Pag may babae yung, alam mo yung nakikita ko sabay naginip ko, na parang, oh my God, ano yung nakita ko? Bakit may kasama siyang iba? Ito si JV, nakita ko yun. Parang, oh, si, tapos biglang, 2 days, biglang, yung ex niya pala, nakakausap niya, tumatawag na, pero nakita ko yon, naramdaman ko, nakita ko, exactly. Sabi ko, bakit? Tapos, totoo yon, pati sa ibang friends ko, sabi ko, sasabihin ko, girl, alam mo, hindi ko alam kung tama ba to, pero check mo nga yung phone ng asawa mo. May ganun. Sabi ko, ano to? Kaya may times talagang ayoko na lang. Minsan, kinakalimutan ko na lang siya. Kasi nga parang, I don't wanna say anything because I might think I'm a witch or something. May nararamdaman ako madalas na ganun. No, kasi pagka ganyan kasi, it's
it's how you say it to a person. The question is, are you obligated to say it to a person? Yun yung question kasi. Yes and no. Okay. Depende sa magiging reception ng tao. If the person is receptive, you can, for example, may nakita ka na magkakasakit yung asawa. Uy, kamusta? You can do it as a joke or something like a very casual thing. Like for example, kamusta? Ang kamusta naman ang health nyo? Okay ba kayo? O dapat kayo nagpapa-check up lagi, ha? Ganon. You should never say na, uy, nakita ko, not on a negative note, no? Like for example, nakita ko kasi na magkakaroon ng problema. It's more of the positive. Ipupush mo sila gagawin yung positive. Oy, ingatan niyo yung health niyo. Kasi kaya mo nakikita yan, mga bagay na yan, is to be able to prevent. Okay? To prevent. To help. Kasi kung pinakita sa'yo, alam ko bakit kung meant to be, hindi mo makikita yan eh. Ganun yun. Kaya nga, it's debatable eh. Paano naman kung hindi naniniwala? Bakit po sasabihin? Sasabihin yan. Di ba yun nga yung sasabi sa'yo? Nakita akong third party, should I say to this girl, teka muna, anong magiging repercussions kasi? Handa na ba yung babaeng yun na malaman? Mm-hmm. O baka ganito ang approach ko. How are you? How's your relationship with your husband? Are you okay? Just make sure that you open your lines for communication. You don't like this, you don't like that, huwag kang magdududa. Bakit Star? Meron bang other party? Yun na nga eh, syempre tatanungin yun. Tatanungin yan, oo. So, ang sagot mo lagi is that, you know, so we can prevent anything that, you know, that's possible to happen. Huwag mong aaminin. Kasi kailangan, siyempre, pag kailangan ganun, vague. Mo, read between the lines na, di ba? Parang, Star, may sinasabi ka, no? Ano ibig sabihin ko, kukulitin ka na? Just quiet. Just keep quiet. And then sabihin mo, just do what I'm suggesting. So Jessie cannot say like what happens to her na, oy, kasi may nararamdaman ako eh, na gano'n. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Kasi that's playing, actually, it's playing God eh. Mahirap kasi it's to draw the line. It's really drawing the line kasi it's more of, basta sasabihin mo in a positive note. Pwede mo sabihin na, I think it's just a dream. Well, you know, sometimes dreams do not come true naman. But, you know, it may be possible. I don't know. Kasi napanaginipan ko lang may kasama siya and then laugh it off. Pero bakit may ganun? Ay, ako, for example, I'm sure on maraming makakarelate and a lot of people like had even like worse than what I've experienced. So bakit may mga ganun akong nafe-feel and can I stop it? No, because yun nga, there are people who have heightened ESP, no? Iba-iba ang level kasi ng openness ng ESP ng bawat isang tao. So kung tatanungin mo ako bakit ganun, maraming taong ganyan, iba-iba lang ang level. So halimbawa, in the scale of 1 to 100, nandun ka sa 80%. Some people would have only 60. Yung iba, pachamba-chamba. Yung iba, 100%. So, in reality, actually having the gift, no, kung babasihan natin sa pseudoscience, no, it's the usage of the brain. We only use about 10% of our brain. But if you use more, na-open yung faculties ng mental telepathy, kung i-use up, kasi our brain is very powerful eh. It can receive thoughts also. If we are just going to attune ourselves sa friends. You know, me with my friends, talagang attuned kami. Yung mga talagang naniniwala. We don't need the phone, ha? Iisipin ko, call me. Mamaya, tamatawag na siya. Ako rin, minsan iisipin niya, call me or text me, te-text din ako sa kanya. Ganun na kami mag-usap ngayon. Oh, wow! So for example, hindi nyo na kailangan ng 5G at saka internet. No, yun na, no? Mental telepathy. Like for example, for the past days, I've been wanting to talk to my other best friend na lalaki. Kaya lang busy yun, kasi consultant yun. Sinabi ko lang sa isip ko, you are going to send me a Viber message. At the end of the day, he sent me a Viber message. Kasi nga alam ko busy siya during the day. So he sent me, sabi niya, alam ko gusto mo ako makausap. Ganon ang sagot niya. Oh my God. Sabi ko, okay, when can we have, ganon. Ganon na kami mag-usap. Damn. Pero curious ako, Tia. What's the difference between, for example, that person, yung, ito na, when it comes to relationship na isang tao,
yung intuition, hindi mo, kasi parang it's hard to decipher na between intuition and nagsiselos lang. Kasi di ba may mga tao na yung kutob, parang intuition ng women, intuition. So, kasi may times na nag-ask sa akin yung parang, uy, Jessie, ganito, ganyan. Sabi ko, selos ka lang. Hindi eh. Iba yung kutob ko, iba yung intuition ko. Lalo yung so, women's, diba? Oo, lalo na babae. So, what's the difference between that? Malaki. Kasi, may basically, there are people, tingnan mo muna yung character ng tao. Kung selosa na from the start, the intuition kasi is parang tamang duda. Parang hit and miss it kasi. Yes. So, ang women's intuition, nangyayari talaga madalas, or a partner's intuition. Partner na lang. Okay, kasi this happens both iba-ibang klaseng relationship eh. Kapag kasi kayo ng partner mo, para kayo nagta-touch and tell. Okay? Kasi magkasama na kayo, syempre, you are very intimate with each other, you talk to each other, you already have established a connection. It's not only a woman's intuition, but even a mother's intuition. Mother's intuition, alam nila kung kailan may problema anak nila, kung may mangyayari sa anak nila. Yung twins, yung intuition ng twins, yung connection ng twins, parang ganun. So, everyday kasama mo yung partner mo, asawa mo, kasama mo. Hindi pa ba kayo magla-lock in? Naka-lock in na ang mga energies nyo. Kaya, without much saying or seeing anything, you know there's something going on. Kasi nga, nakalatch in na yung inyong mga, nakaganyan na, intertwined na yung inyong energies eh. These are all energies, by the way. Feeling a person is all about energy. It's just that heightened yung aking senses para ma-sense ko yung energies nyo. Kaya I know what's going on. So, kung sasabihin mo sa akin selos, depende nga kung yung taong yun basically selosa. Pero kung yung taong yun hindi naman talaga selos. Para wala lang. Yan, and it happens, then nagwo-work yung partner's intuition sa kanya. Partner's intuition pala yun. I renamed it partner's intuition kasi dati, woman's intuition. Teka muna, like, Jekas can have a partner, tapos mararamdaman niya na meron something sa partner niya. So, hindi na pwede sabihin woman's intuition. So, a partner's intuition or a person's intuition itself. Tama, yeah. 2023 na eh. Kailangan ano na talaga. Yun na yun. Gender, bago na, kumbaga. Kasama na lahat ng gender, di ba? Ang tayo palang, yung mga intuition na yan. Uh-oh. Pero ito, maano tayo, maiba naman tayo pagdating dun sa mga paranormal na yan. Lord, nakakatakot. Pag pumapasok ka ba sa isang place, you can tell right away that, kasi I have a friend eh, may friend ako, si Carla Bax, meron siyang years and years ago, may isa kaming friend na lumipat sila sa isang apartment na hindi sila, nung una okay eh, pero after a few days or weeks, yung baby nila, yung paglakad, start na maglakad, parang naglilimp na. Yung pala daw, ginagaya yung isang ghost doon. Tapos, nagtuturn on yung, parang mga poltergeist na nagtuturn on yung mga, appliances, microwave, diba? Appliances and all. Hindi sila makalis. Every time they wanna go, they're trying to leave, nagkakasakit. Basta may na-accident. Talagang they're parang the ghosts are stopping them for them to stay talaga. They're stopping them for them to leave the house. So nangyari te, yung isang friend ko, parang syempre nakwento, no? So isang friend namin, alam namin na talagang grabe yung third eye niya. Alam mo, pagpasok daw niya, nakita daw niya yung bahay, puros cobwebs. Hindi na siya pumasok. Sabi niya, ayoko. Sinagulat kami, bakit? Ayoko, sobra dyan, grabe dyan, kailangan umalis na sila. May ganun ba te? May ganun okay. Kapiling? Alam mo ka agad? Napanood niyo ba Insidious? Yeah, yung ano, not the latest one, ha? Pero yung dati, oo. Yes, yung dati, oo. Di ba pag pumapasok siya, di ba yung old lady doon, yung babae? Yes. Okay. That's always happening to me. I can see parang parallel worlds. Yung isang eye ko nandun sa present world, yung isang eye ko kung ano yung what it seems to be, yung sasabi mo na may cobwebs. Tapos eto, nakikita ko dito sa kabila yung kung ano yung actual ngayon na scene, no? Tapos nakikita ko kung ano yung probably the past, the immediate past or the
pass-pass noon-noon pa na malayo, makikita ko. So parang nagkakaroon ka ng parallel vision na this used to be like this. Kaya yung nakitang cobwebs, baka yan yung unang-una or it can be a parallel world. Kasi nga, alam mo, yung usapin about parallelism, parallel world, na meron nag-exist, that's a very, it's a totally different topic, which is malalim yan eh. Okay? So, oh, wow. Yung nakikita niya, probably is a scene of the past, na madaming cobwebs yan. Or, she is seeing the world in a different perspective. For example, ito na merong maganda, pero yung sa beings that possess the place, sa kanila iba yung itsura ng bahay. Parang ganun yun. Oh, is it like a considered parang yung parallelism is multiverse? Yes. It can be multiverse? It can be. Kasi parallelism, parallel worlds eh. So, this is a different, totally different topic. Pero, just touching on it very lightly, parang ganun. Halimbawa, nakikita na panay cobwebs, yan yung world na yung Encanto or yung sabihin, elemental yeah. ng beings na yon. Yun yung world nila eh. Yun yung existence nila. So, yan yung bahay nila. Bahay nyo, no? Eh, bahay nyo. Kasi pareho kayo nag-o-occupy, kaya ganun yun eh. At the same time, di ba? At the same time. Okay, gets. Oh. So sa kanila, tumatay yung balahibo ko habang pinag-uusapan natin. Malalim yan. Actually, you know how I present kasi the paranormal. It's a more intellectual approach kasi. It's unlike yung mga siguro yung iba na pag-usapan panay duwende, panay ganito lang, hanggang dun lang yung level eh. Hindi pa nagta-touch doon sa parallelism, sa multiverse. Yes. Wala pa sa ganun eh. Hindi pa malalim. So the way I present, kaya nga iniiba ko ang hindi lahat ng psychic ay kumahawak lamang ng baraha or nagtitell ng fortune. There are other psychics that understand, you know, situations on a deeper level. Mas intellectual. O, ganito kasi nangyayari niyan. O, posibleng ganito. Meron kang entity, eto yung world nila, eto ka nandito, eto yung world mo. Magkasabay kayo nag-occupy ng space. Pero para sa paningin nila, iba yung nakikita nila, iba yung paligid nila, iba yung surrounding sila na yun yung kanilang adaptation sa surrounding sila. Iba. Kasi nga, madilim sila. They're beings of darkness. Diba? Kaya ganun. So sa kanila rin, maaaring maraming cobwebs pero nandun pa rin yung microwave, nandun pa rin yung mga gamit, pero iba lang yung setting nila. Kaya sila, nagtatouch din ng kung anong meron ka. Ganon. Sabi na eh. Totoo yan, hindi lang movies yan eh. Diba? Hindi lang movies to. Uh-huh. Alam mo kasi, Ate Star pala, meron akong dinate pala na puti. Tapos after namin mag-ganon, binasahan niya ako. O, di ba? Kailangan makukumuli. Oo, di ba? Kailangan physical muna bago yung spiritual. Tapos, ano pala siya? Medium pala siya. Sabi ko, I was open to it because, you know I appreciate it and I listen to it. At the end of it, sabi ko, parang meron naman siyang, tama naman siya. Pero he spoke about like, I think what you're talking about, like, you don't want to go too deep, like, yung sinasabi mo na multiverse, parallelism, when he's talking about, like, a spiritual war going on, like, something is going on, tapos sabi niya, and he refuses to tell me about it, saying, and bumubulong daw sa kanya sinasabi, oh, he's not part of it, or he's not ready for it. Mm-hmm. Is that what you're kind of saying or hinting at the start? Actually, yan nga ang inaaral ko right now, no. So how far yung parallelism, no? Minsan kasi actually nakakatawa ang subject matter na yan kasi pumapasok ang UFO yan eh. Oh. That the UFO? Yeah. That the UFO? Oo, kaya lang that's really a different topic which I will be featuring nga in one of siguro sa DWPM or even sa Kumu, ipag-usapan natin kasi there are different thoughts, no? Di ba? Pinaniniwalaan nila na ang UFO daw doesn't come in other worlds but in the present world. Nagko-cross lang dimension. Kaya nga yung sinasabi mo, multiverse yes, niya. Yes, yes. Nagko-cross lang sila dimension. Nandun sila sa futuristic na advanced lahat. Di ba? Yes. So, nagko-cross sila dito na
pareho lang naman na existence ng Earth, kung iba yung Earth noon, di ba? Parang nagko-cross lang sila, nagmo-multi-dimension. So, it's something like, it's a deep topic to be discussed. And parang ganun yung hinihint natin na, di ba may kasabihan, bakit yung marshlands, no? Ito sa folklore natin, ha? Mga forest, marshlands, meron tayong tinatawag na, oh, andyan ang bahay nila kasi, di ba, yan ang kingdom nila. Okay, kingdom nila pero puno. Tapos magtatayo ka ng bahay mo, so magkakaroon ng structure. Tapos bakit meron, nandun pa rin sila nakatira? Eh kasi, that's their world eh. Kaya nga isasabi mo yung magkaibang dimension, iba yung world nila, meron din sila sariling city, may sariling whatever, no, structures, na same piece of land. Pero bakit pag tinayuan mo, nandun sila, hindi maalis? Kasi you invaded their land eh. Naglagay ka ng structure mo. Oh. So sa pananaw mo, eto na yung structure na ginawa mo, yung bago. Pero sa pananaw nila, eto pa rin yung kanilang structures eh. Nandun pa rin sila sa kingdom nila eh. Oh. Alam mo, masalimuot. It's very, very complicated. I talk love about it. Complex. Yeah. Pero but, ito it's ah. Very interesting. Ito, so, very interesting eh. Kasi, so, halimbawa, in-invade mo yung, kasi, of course, you're oblivious, di ba? Hindi mo alam na meron na nag-exist yun, right? Pero sila, aware sila, that, kasi sobrang mas high-tech sila, mas advanced sila, mas aware sila na you're invading their privacy. Aware yeah. sila? Yes, they are. So talaga but one then, way lang. But then okay, the thing is, how can they move? And nandun na yung structures nila. And nandun na yung kanilang thought forms. You call it thought forms. Andun na eh. Ikaw itong naggawa. Para kayo nag... Para nga nag-mix eh. Para nga yung dimension nag-mix. Oo, kaya nagkakaroon ng... Di ba kaya nga sinasabi nila, ah, dito sa lunang bahay ko may nakatira rin duwende. Eh, sino ba nauna? Oh. Mas nauna yung duwende kaysa sa'yo. Kasi sa sa'yo. Dati pa yan eh. Dati pa sinasabi yan, di ba? Oo, so how do you rectify? Like, how do you do that? Like, I mean, kung ba, meron nga. So do you ask permission or you talk to them? Okay. Or? Tulad na sinabi mo. They can see you can see them. Di ba? Yes. Kasi iba na yung form nila eh. They're of a different dimension. Tayo, nandito tayo sa physical dimension. Na meron tayong flesh, bone, and whatever, di ba? Yes. So tangible tayo, tangible. Yes. So, nararamdaman tayo, nakikita tayo, natatouch tayo. Sila hindi eh. Iba na yung level of existence sila. Hindi na tangible masyado. Yes. Kasi iba. If they want to be seen, they can be seen. So, meron na silang slightly higher than you, di ba? So, yes. Iba yung ano. What you're gonna do is just ask them. You can see us. I can see you. Just, kayo ang umiwas. We can live, cohabit a place na parang peaceful coexistence. Edi, do your thing here. I'll do my thing. Basta wala lang tayong guluhan. The point is, I am not capable of seeing you. You are capable of seeing me. So, pwede bang kayo na lang iiwas? So, you hit a amicable settlement, kumbaga, sa kanila. And then, kapag meron kang ginagawa, and then, para kang meron ka lang extra na kasama sa bahay na, okay, I'll be clearing the area. I'll be cleaning. Baka naman meron ako ma-hate sa inyo. Pasensya na. It's just a matter of, you know, acknowledging that there may be a different existence. Oh, di ba? Parang okay. Peaceful coexistence lang talaga. So para peaceful yung ano pagiging pagkokohabitat natin, kailangan tipong let's meet halfway. Kausapin mo na lang, di ba? Ganun na lang, parang like, amicable, example, symbiotic yung dating na relationship. Yeah. Yes. Oh my God. Like, that's what I do when I do cleansing, no? When I do cleansing of places. Ang kine-cleanse ko, inaalis ko yung negative energies. Okay? Inaalis ko yung negative entities. But if I see other entities that are not bad naman and they just simply cohabit with you, bakit mo tatanggalin? Magki-create ka pa ng chaos, no? Oo, ng gulo. Problema. Oh, it's really a problem. Kasi they will resent yung pagtataboy mo sa kanila. So simply, talk to them and then say, okay, peaceful coexistence lang tayo, peaceful cohabitation lang. Diyan kayo, dito sila, walang guluhan. And then it becomes very peaceful. In fact, since they are of a different dimension, they tend to help you then in a way. Kasi tayo yung physical eh. So, palimbawa, meron kayo nahanap, sabihin mo, ay naku, hindi ko mahanap yung ganito, asang kaya? Oo, lalabas. Oo. Yeah. Eh, baliktad, yung nawawala. Ay, yung nabibigay ng... Oo, yung nawawala. Ah, kaya, ate, di ba may nag-offer? Nagbibigay sila ng offerings?
I don't agree to offerings kasi all you have to do is just really just talk to them kasi offering them is like patronizing them. You don't patronize kasi you don't know later on what they will ask of you. If they will ask of you certain things or conditions, kasi here you are giving offerings and then, uy, payamanin mo naman ako, uy, paganito, paganyanin mo ako. Kasi yan yung folklore eh. Marami nagtuturo ng ganyan, folklore. Pero kung ikaw yung tipong, I am here, I exist here, please acknowledge my existence, I'm human, a human being, I will acknowledge also your existence. Okay? Okay. So, tayo magrespeto ng existence natin. Whatever is going on in this world, we don't know, or I am not yet aware of it. You are aware of it. Parang peaceful coexistence up tayo. Ganun lang. Alam mo, simple, walang away. Walang away. Negative energy. It's more of, it's like, existing on a very harmonious level. Diba yan naman ang gusto natin in every day that we do. What every day, everyone that sa physical natin, diba, we want harmony. So yes, ganun din. When you are harmonious with other entities and other energies, no, not necessarily patronizing them, no. Mm-mm. Kapag bad energy, hindi mo pinapatronize ang bad energy. You have to let them go. You have to fight them. Pero kapag like energies and peaceful energies, you have to learn how to. Kung wala namang ginagawang masama, 'di ba? Kunyari, may gumagalaw lang bigla, merong nahulog na parang ay nako, pero may feeling ka iba, may iba, 'di ba? Alam mo 'yun? Sabi mo, ay nako, ba't may hinulog 'yan? Tapos na, that's it, 'di ba? Pero 'di ba tinakwento ko sa iyo noon, I'm not so sure if you remember yung nangyari dun sa dating place that I used to live. Yung ilang days kami nawala, tapos na-turn on ko pala yung gas. Grabe yung biglang, story na yan. Diba, grabe yun. Talagang sabi ko, Lord, talagang nag-thank you ako. Sabi ko, whoever you are, thank you talaga. Kasi imagine mo, naiwan namin yun from Friday until Sunday. Yung buong nag-amoy gas. Uh-oh. Tapos it was may heat wave pa, summer. Uh-oh. Tapos yung AC noon, hindi ko alam kung pinatay ko or something, talagang wala, hindi namin inon. Tapos pagpasok namin, talagang freezing cold. Parang winter time yung bahay. Inon niya mag-isa. Pero alam ko naman kasi meron eh. Kasi yung ito pala, may question. Ewan ko kung na-ask ko na to. Kasi one time, twice to it. Yung son, yung si Binky, yung dog ko noon. So minsan tumatayo siya, tapos kumakahol siya, tapos nakatayo, tapos nakaganon lang, tapos one time pagpasok ko may nakita akong parang light na parang gumanon twice or three times, so gumaganon si Binky. Yun na the following day, kasi she sleeps with me, beside me, wala na, she passed away na, lumabas siya, basta gumaganon siya, kumakahol siya. And then I was like, Binky, stop it. I opened the door. Tapos kumakawal pa din siya, nakaganon siya. Bigla akong gumanito, stop it. Bigla akong may narinig na guy. Pero yung voice coming from a well. Yung sobrang ang lalim, sabi niya, Binky, stop it. Stop. Be quiet. Narinig ko siya come from a well. Sabi ko, oh my God. Bigla akong gumanito. Sabi ko, biglang, si Binky biglang nag-stop. Tapos gumanon. Sabi ko, tapos bigla akong niyakap, gumanon sa akin sa likod ko ng legs ko. Tapos bigla akong niyakap, sabi ko, whoever you are, sabi ko ganun, okay, Binky, ready, stop. Siguro. Tapos nagdasal na lang ako, sabi ko, sino kaya yun? Tapos narinig ko, ito, Testara, meron yung, I just gave birth like a few months pa lang. Tapos may guy na gumising sa akin from my head. I mean, natutulog ako, parang, pero I know, gising ako. Tapos sinabi niya, your father has to die for your son to live. So gumising ako twice na sinabi. So tapos umiiyak ako. Tapos I called my dad. Tapos sabi ng dad ko, ano ka ba? I'm okay, ba. Tapos biglang lang kumatok yung cousin ko after like a few weeks. Tapos niyakap ako. Yun na nga, my father passed away. Heart attack. Okay. Those spirits may be benevolent spirits also, no? They're just like us. Tayo, di ba, marami tayong klaseng tao. So, sabi ko nga eh, there's another existence. I do believe in another dimension eh. Pero and bakit ganun din? They cross and they
they probably dun sa dati mong bahay, baka dun din siya nakatira. Pero bakit diba? Na sinabi yung your father has to die for your son to live? Well, probably that is the logic of life. Probably meron siyang alam na hindi mo alam. Parang ganon. Diba? You cannot explain the message itself, no? Kasi bakit ganon na kailangan may mawala para may mapuhay? So we don't know the mystery of that one, no? It can be a kindred spirit explaining to you of something impeding yung dadating pa lang. So it's parang explaining to you what's gonna happen. Parang binibigyan kanyang justification for you to cope of the grief that will be coming. Parang nagpaano lang siya, nagpaunang salita na, oh, don't feel sad kasi something's going to happen. Parang ganun lang yun. So these are benevolent spirits that are around. Kasi I do believe that there are different kinds of spirits eh. Hindi mo na pwedeng sabihin na ang tayo lang. Kasi ang nakikita ko is physical, bakit what about those that you cannot see? Iba rin yung existence nila, ibang level din na, ibang dimension din. But after all, we have different dimensions, hindi lang yung fifth dimension na yan. Oh, di ba? Hindi lang 1, 2, 3, 4, 5. There may be a 6. 7 or more. You know, actually, to be honest, no, even in the Bible, it says, kasi, I'm just, baka mamaya magalit sila. Even there's a very questionable, sasabi niya, my father has many mansions. Parang it's a different levels of existence. Parang when you, in the spirit world, di ba parang sinabi niya, my father, Jesus said, my father has many mansions. So maraming different kinds of spirits that belong to different kinds of parang houses or mansions. Like spirits go to parang sasabi niya, the concept of heaven and hell, di ba? In heaven, there are many, yung masasabi nga nila, there are different places. Like in hell, bakit pinipicture nila na bad yung hell? Well, there's not even hell or purgatory. Di ba parang pinipicture nila na laging may nasusunog, meron ganyan. It's actually, when you talk about energies, hell is something like all negative energies in one place. And that looks like hell na rin eh. Kasi lahat ng mga masasamang tao, lahat ng murders, lahat ng kung anong klaseng yung kasamaan na ginawa, evil things, magkakasama eh. They attract each other eh. And then, bakit yung levels ng, sabi mo na yung level ng angels, yung level ng kung sa anong saints, meron din yan. Kasi tayo, hindi tayo aabot pa sa saint level eh. Diba? So sila, silang level na magkakasama din sila dun. Kasi like energies attract like energies. So pwede rin natin i-apply talaga yan sa atin as human beings, diba? Na kasi sinasabi na positive energy, it attracts positive energy as well. So, kailang good vibes tayo lahat, kumbaga. Actually, kaya nung nagustuhan ko yung sinabi mo sa akin, I will never ever forget, sabi mo sa akin na ginanon mo ako. Kasi you notice like, a lot of blessings are coming to you all the time. Ginanon mo ako. Sabi ko, sabi mo, kasi you're a giving person. You love, you're very genuine, you're very generous. Kasi, sabi mo, mahilig kang tumulong, sabi mo sa akin nun. Kasi ang energy laging umiikot yan. Once you stop being caring, being generous and being caring, magsa-stop siya. Kaya sabi mo kailangan umikot siya ng umikot. Kahit masaktan ka. Kasi you don't stop. For example, you experience betrayal. In spite of the fact that you have given everything. Tapos may magbibetray pa sa iyo. You move on. You continue helping others. Regardless whether the betrayal has, you will stop because of the betrayal, you don't stop. Kasi nami-meet mo naman different people eh. Kaya nga tuloy-tuloy ang energies ng good, iikot ng iikot kasi hindi ka tumitigil. In the same manner that, it's part of destiny, it's part of fate that you met this person and bibigyan kanya na lesson. So you get the lessons that is given to you. Each person that comes into your life, there is always a lesson. Now, what lessons do we learn? It has to be turned to something positive. Even if it's a bad lesson, there's no such thing as a bad lesson. Okay? It's something to learn from. Now, you learn from it, you don't do it again, you learn kung ano yung lesson until ma-perfect mo yung lesson na yun, iikot na iikot yung good karma, and then balik sa'yo ang blessing. Ganun lang naman yun eh. Kaya,
I also believe in destiny and fate. Okay. There's several people who would say, ay, hindi magaling yan. Bakit yan nasa TV? Hindi naman magaling yan. Ang question is, this is my destiny eh. Why are you, kung talaga magaling ka, why you? You're not even there. So, simple lang yan. You can never question fate and destiny of another person. For example, it's your destiny, Jesse and Jacas, to be here, no? Ogot will be also in TFC. It's part of destiny, no? Meron lang nagbukas na ibang mga tao towards that, but it's meant to be. See, yung timing, tama yung timing, di ba? Tama yung timing. Kasi, na, oo. Ginagamit lang yung mga tao. Tao, para ikaw te, ginamit ka ng Diyos, no? Oh my God. Oo. So it's, for me, you don't owe me anything. I was just part of the whole grand plan of you being where you are. Diba? So, nobody can question that, na bakit kayo ganito, bakit kayo ganyan. It's part of the destiny. Kasi, kung hindi nyo destiny yan, hindi kayo tatagal dyan, hindi kayo magtutuloy-tuloy dyan. Kasi kaya ko sinasabi na there are some psychics who are just good in reading, pero bakit hindi sila where I am, probably? Yes. It's because we have different backgrounds. So, I'm into broadcasting, so probably that's the reason why I'm siguro more inclined to being seen, because mula pa pagkabata ko, nandun na ako sa right path ko, nandun na ako sa communication arts, nandun na ako sa broadcasting. So, may expect mo na dun ako papunta kasi yun yung part ng destiny ko. Now, in what field? Yun na nga, dun na pumasok. Hindi ako naging newscaster, hindi ako naging newscaster nga, no? Hindi ako naging newscaster, pero I still see ng TV, pero nasa ibang level, nasa spirituality. Yun pala yung destiny ko. Oh, kasi nasa kahit anong gawin mo. Kaya nga ngayon, at Star, bumalik-balik sa'yo ang, di ba, ang good karma ngayon. Yes. Quadruple na ang shows mo. Exactly. Dagdag ng dagdag. Balik radyo ka na, Ate Star. Bumabalik-balik lahat. Kasi you're very helpful. You're very helpful. Yes. Hindi ka madamot. Hindi you know, it's always support people without thinking of competition. Kasi alam nyo, when you support people and when you help people, it has to come with sincerity. That's how good energies are. You don't help because you have something intention, you know? May intention. Or you're asking something in return. No, you should not be doing that. Nag-expect you just want, if it is done with sincerity and with a lot of love, babalik sa'yo yun yung good energies. Kasi yung iba ang tatanong, naging mabait naman ako sa buhay. Naging ganito ako. Kaya lang, ang tanong, yung intention mo ba to become very good at saka nice and whatever? May intention ka ba kaya mo ginagawa ito kasi gusto mo maging ganon. So, kapag talagang tukay ka nagmamahal, kaya ganon din, bumabalik sa'yo ng bumabalik, at babalik ng babalik. Genuine. Oo, genuine talaga. Kasi may mga taong, gagawin ko to, kasi ang balik naman sa akin, tenfold. Pag gumaganon yung mga friends ko, lagi ko sinasabi, don't say that. Mali. The reason why, ang tawag dyan, business. Kasi you're expecting something in return. If you help, it's because galing sa puso mo. Hindi ka nag-expect ng kahit. No, transactional. Dapat hindi, hindi siya transactional. Pero totoo rin, when we were born kasi, this is my, yung siguro analogy lang, no? It's my opinion. When we were born, we were born with two cups. The cup of goodness and the cup of bad deeds. Yun, di ba? So, bakit sinasabi nila? Ang sama-sama niya, bakit hindi nag-overflow yung kanyang cup ng bad, masamang tao? Lahat tayo hindi perfecto, kaya nga the good and the bad hawak natin eh. So, when you go about in life, my belief is that this cup of goodness, which is energy, punuin mo ng punuin ng good energies. Sincere, pinupuno mo with anyone, random, kung paano ko, tapos kusa yan mag-overflow. Pag nag-overflow yan, matatanggap mo yung blessings na dapat sa iyo, which is bagay akma for you. Hindi yung sabihin mo, binigyan ka ng blessings na hindi connected sa ginagawa mo ngayon. Pero itong bad na cup na to, meron kang ginagawa masama, meron, alam mo naman tayo, sometimes we are pilya, maldita, maldito, mga ganyan. True. So, nalalagyan yung cup na yun, pero wag mo nang dagdagan ng dagdagan. Kasi hindi naman tayo perfectong tao. Let this cup ng panay may goodness mag-overflow yan. Yan yung tawag natin yung energies overflowing. So, babalik naman sa'yo without really you having, sabihin mo may intention ka, ito, i-overflow sa ganito. Hindi.
bahala ang energies ko ano ibibigay niya sa iyo. Kasi kung ano yung win-workout mo at a certain time, doon ka magkakaroon ng blessings. Yan. Iti paano yung sinasabi nilang, sinasabi nilang, ano tawag ito? Yung mga taong madamot, hindi, yung swerte, parang, ang, yung di ba may mga ganun kasabihan, parang lagi ko yung naririnig eh, madamot kasi yan, kaya yung parang ang hirap-hirap ng pera. Parang hindi maganda, oo, kaya hindi ganun. Kaya hindi yung parang, ano lahat, ang tawag nito, hanggang doon lang. Tama lang, kulang. Kasi parang sa baso nga, kung ikaw yung madamot, kailangan pag nag-overflow ka ng goodness, tumutulong ka sa iba. Yung overflow mo ng blessings, ibigay mo sa iba. Okay? Bakit? Binabawasan mo. Pag binabawasan mo, more papasok. Kasi nga, sasabihin ni Lord, ay, overflowing ka na. Bakit ka pabibigyan? Kasi wala nang paglalagyan yung cup mo eh. Diba? Kasi nga, ganun ang kuripot eh. Hanggang dito lang. Eto lang. Dineclare mo na hanggang dito lang ako. That's an energy declaration eh. Na, I am content with this. Hindi yung sasabi mong, I am open to any possibility. It's different from saying, I am content. I am content to say, di hanggang dyan ka lang. Pero pag sinabi mo, I am open to what, you know, the universe will give me or what God will give me. Diba? I am open. Open. Ibig sabihin, any possibility, hindi mo nilalagyan. Sarado. Hindi mo rin nilalagyan ng quantity. Ay, open na natutunan ngayon, ha? Parang diba? Kayo, wala kayong quantity. Just tuloy lang. Sabi ko nga kay Jay kasi ba, flow like water. Oo, flow like water. Kasi I have a tendency lagi, na minsan ngayon na parang, kontento na ako dito kung ay, tapos takot, ano takot minsan, ako, si Jekas madalas, hindi, ano na lahat. Diba? Oh. So, ngayon it's an eye-opener na, okay, yes. Alright, so, I have to open myself. Kasi matatakotin din kasi ako eh. Kaya, so, it's part of that eh. So palagi ko pinagsasabihan yan, T-Star. Lagi. Aha moment. Ano, ay, lagi kong... Ganun talaga yung kailangan pagsabihan mo ng pagsabihan, diba? Pinagsasabihan ko siya lagi. I mean, kasi para ko na siyang kapatid. So kapag gabay mo... Kasi younger sister mo ako eh. Oo, younger sister. Baby sister. Lagi ko siya pinagsasabihan. Oo. Kasi sabi ko, sayang eh. Sayang yung possibilities na, alam mo yun, maraming dumarating eh. Hindi, alam mo kung ano, instead of saying, no, I'm content, ganito lang. Let's see. Kaya ako natanong natin, di ba tinanong mo ako kanina, di ba sabi mo ang daming labada. Tingnan natin, let's see. Let's see is open. Let's see. You're not putting a cap on it, di ba? Hindi mo, no. Ano na, okay na ako dito. Hindi, okay, let's see. Di ba, parang, okay. Ito, curious naman ako, te. Paano yung mga taong... Kasi maraming tao, they always think that everything is a competition. So, paano yung mga taong ganun? Yung tipong, why is that person there? They don't deserve to be alam there. Mo, I'm doing this, I'm doing that. Tapos, I mean, anong gagawin sa kanila? Yung mga ganun, yung they you know always want to compete. It's just like, nung nag-debut nga, ang, nung nag-launch kami, even yung una at saka itong programa ko sa DWPM. So it's on YouTube na may social media. May isa doon nabalik na balik tapos siya yung nag-advise. Okay. So natatawa ako kasi yun it's always a competition. Merong ako nagbabasa ako kasi alam mo ang taong ganyan kasi they are not in the light. So how do you act as if you are in the light? So simple. People in the dark will always find something wrong with you. But people of the light will always encourage you, sige, go, ganyan. Kasi walang katakot-takot sa sarili niya yun eh. Kumbaga, hindi sila insecure. Simple lang yan. Bashers will always be there. But the bashers, you know, actually, they take time in watching you. They take time in looking at you. They're so fans. It means you act. They're really yeah, you matter. Oh. Ganun din. It means you matter. It means there's something na ipupukol sa iyo. So just smile and they say thank you for listening or thank you for watching. That's ganun lang ka ano ganun when lang. You think ganun lang. You can never
it's always like yin and yang. We need that. Sometimes what they say, you have to look also. Kasi sometimes, yung pag-criticize na sa'yo, probably they may meron truth doon. So, you thank them for improvement. Okay, thank you for saying that. And then improve more. So, your best revenge would be go higher. Yes. Ganun correct. Lang. Grabe. Go higher, Jessie. Hi. NJ Cass, hi. Milia. Alam mo, ano, Testar? Uh-uh. Ang dami, every time na, every time na nakakausap ka namin, parang laging may, ano, we're learning a lot. Parang yeah, there's, laging there's may really book na naman kami. Always something new, na parang, dapat yan. Oo nga, no, napapa-aha moment kami. Oo nga, no. Pero alam mo, sa totoo lang, something new, what we're saying is not something new. It's just a probably we reiterate, we just, it's assurance, no, that we're in the right track. No? Yeah. We need that support from people who are very supportive, like us. No, we're supportive of each other. Yeah. There is no feeling of naiinggit. Kasi, yes. Kaya naman ng mga tao ganun. There is something in you that they don't have. That's why they find fault in you. Ganun lang naman kasimple ang mga bagay. Now, kaawaan natin sila. Parang maybe they need some therapy of some sort na sila ang may problema. Kasi if you always find something wrong in everything, actually, I believe it. May saying kasi ako eh, you are right, I am right, it's just a matter of perspective. Pareho tayong may tama eh sa pananaw natin. Okay? But the point is, kung ano yung legally right is a different debatable thing kasi kung ano yung nasa batas naman. But if you learn to respect other people's opinion, their opinion will not really affect you if you respect them. Agree. Kasi it's more agree of to disagree. Agree. Yeah. Ito, agree to disagree. Oh, kung sinabi niya, okay, noted, thank you. Parang ganun. Pero deep in your heart, you know, na they're taking time na para punahin ka. They're taking their sweet time para panoorin ka. They're taking the time to criticize you. So it means you matter. Ganun lang yun. Ang ganda. Kasi alam mo kung bakit. Oh. If you don't matter, my dear, they will not talk about you. It's as if you're non-existent. Ganun lang yun. So, ikaw, so how do you handle those, I'm sure you've had your fair share ng mga bashers and all this. Alam mo lang, mga even ignore. Friends, ha? What if it's yung it's ang masakit sa total lang. Actually, I just spoke to a couple of friends na rin this past few days na yung ganun, nasasaktan sila kasi parang the friends that they thought they're friends, that they're really genuine friendship, yun pa yung mga taong yeah. Oo, may nakusap ako kanina eh. Na talaga nasaktan siya ng friends todo. Talaga yun. Lumabas talaga yun. Then stay away from them. It's having now self-respect. Kasi kung alam mo naman binaviolate na yung pagkatao with saying so many things, then maybe it's time to, okay, diyan ka muna, dito ako, let's not see each other for a moment or let's not talk muna para until you are able to process yourself, no, na what's wrong, no, what really is wrong with the relationship. Kasi for me, there's nothing wrong, but so you find something wrong, then you process it yourself. So I'll give you time. It's just really self-respect. Step back a bit. Yung ganun lang naman kasimple. And so, practice, ano yan? Dedmatology. Dedmatology. Yeah. Ako, Dedma. I learned that. Actually, the first time I aired in DZMM before, na-offend ako. Kasi that was about 2007 and hanggang 2009, hanggang 2010. Meron pa akong sensitive moments. Eh, syempre, di ba? Ano sabi sa akin ng executive producer ko din, si Charlie? Neng, it comes with the territory. Sabi sa akin ganyan. Now, ano ka ba? You're seen in public already. So, you have to be careful with what you say. You have to be more responsible kung ano yung kilos mo. So, let it be. There will always be something bad they will say. They will not like what you wear, the way you talk, the way everything. You're under public scrutiny. So, it comes with the territory. So, hindi lahat papatulan mo. So, deadma. Dun, nung sinabi niya sa akin yon. Dati ano pa ako, sensitive pa ako. Ay, bakit nito sinabi ni ganito? Ay, bakit ganyan? Kailangan sagutin yon. Kailangan sagutin yan.
ay, natuto ako mag-deadma. Ay, deadma, who are you? I'm here, you're there. Tama, o yan. Yan. I'm here, and you're there. There. Diba? Pamatay kayo sa inggit. May meaning yun. I'm correct. Here, you're there. When I assume that way of thinking, kahit na sabihin mo, I'm doon ko pinasok yung realistic positivity. Okay. Realistic positivity is more of address what you have to address if it merits, no? Kung kailangan i-address, then that's the only time you address. Kung kailangan i-deadma, i-deadma. Yan lang yung positivity. Hindi rin ibig sabihin pag sinabing realistic positivity, inaano ka na, dinidegrade na pagkatao mo, hindi ka papapatol. Yes, exactly. Means, iba naman yun. Ibang situation iba rin yun. So, kailangan, lalagay mo rin sa lugar yung taong yun kapag if the need arises. Yan. Ganun lang. Choosing, kumbaga, choosing your battles. Choose your battles. Yes. Choosing them. Teka, maiba tayo. Meron akong question. I know, 1.5 hours na. Tito ha, last question ko to. About dreams. Punta tayo ng dreams, Tia. Sige. Okay. Kasi ako, I seldom dream eh. Kaya minsan, pag nagdi-dream ako, natatakot ako kasi most of it nangyayari. Uh-huh. If not now, it's either the following day, a few weeks, or months. Uh-huh. Pero yung napaniginipan ko a few days ago, na-shock ako. I open na parang, pero nandun yung mom ko, yung dad ko. Nandun eh, nakita ko, my dad passed away. Uh-huh. Tapos in-open ko yung parang, I think nasa bedroom ako. So tumuyo ako, gumising ako. Tapos may parang white na may salamin siya na, ay hindi pala siya, oo, pero hindi siya mirror, pero may glass lang na closet. So inopen ko siya, pag open ko, may nahulog. So hindi ko napansin, I didn't know na kung ano yung nahulog. So, naglakad na lang ako, parang okay, after nun, tapos tumalikod lang ako. And then I started walking towards the bed. Or hindi ko alam kung saan yun eh. Basta, and I heard my sister, sabi niya, "Te, my ass!" Pag ganun ko, yung snake, pag ganun sa akin, and then, hindi niya ako, I mean, pag gumanon, bigla ko siyang nakawakan sa right ko. Pag ganun ko, right or left? Pag ganun ko, sinawakan ko. Kaso yung fang, parang naano ako na konti. Pero hindi ako natuklaw. As in, ang tawag doon yung... It grazed you. In Tagalog. The fang grazed your finger. Yes, a little bit. Pero nagkaroon ng parang yellow. Nakawakan ko, and then I started squeezing it. Talagang squeeze ko. Hanggang sa parang, na siya, parang, ew, talagang may mga slime and all sa kamay ko. Talagang, nahila ko siyang ganun. Tapos sabi ko, oh my God. Pero it's a snake. It's a long snake. Uh-huh. What does it mean? Well, if you're going to look at it, yung... on a perspective na paranormal. A snake will always be a snake. What is that? Can be betrayals, no? Can be people that who will be angry at you with no apparent reason. Tapos with probably with what they will say, ma-hurt ka. Kasi nga nag-graze yung kamay mo, di ba? Without yes. Bleeding, nag-graze, pero nakanti ka. Ibig sabihin nun, na-touch ka. So, you have to be prepared eventually na magkaroon ng isang taong who would speak otherwise, no? About you. Behind my back, kasi palikod eh. Behind your back, oo. Na mararamdaman, masasaktan ka. But the mere fact that naputol mo ba? Naputol ko. Naputol mo, it means na-arrest mo yung situation. So, you just have to be careful about friends. Kasi nga, pag behind the back yan, usually these are friends. Oh my God, again. Backstabbers. Pagod na ako, te. Kasi sa likod. Hindi, alam mo, kapag ganyan kasi, meron iba-iba kasing dreams ng about ahas. May dream naman na ahas na nandun lang sa tabi, hindi ka inaano. Pero yun, galing sa likod mo, tumuklaw, gumanon eh. Lumabas yes. So it means behind you. So the action is something behind you. Tapos, di ba humarap? Bakit ka kinagat? Eh, it is someone close to you. O, di ba? So, nag-raise ka. So, it will be someone really... it's really, actually, basta ang outcome nun, matuturoan mo ng leksyon. Yung tao? Ang tao. Kasi na-stop ko eh, no? Oo. Oh my God. Iba rin yung dream na... tinuklaw ka, tapos basta iba yung dream na gano'n at wala ka nagawa. Iba yun.
iba rin yun na stop mo. Kasi meron kang action of stopping it eh. Ah, okay. Ano ba yung, pero sabi ni Direk, hindi pera din yung ahas. Sabi ko, doon tayo na pera. Ano, depende. Depende. Meron din pera. Pagka it's white or gold na makikita mo and it's just there, there's money coming in. Oh, I'll take pero hindi that. Yung action. Kapag hindi meron yung, pang cloud, iba yon. Kapag nakita mo lang, sabi ko nga sa'yo eh, meron pang humahabol sa'yo na ahas. This can be your fears then. Pero hindi ka naman tinutuklaw, parang humahabol lang. Humahabol lang. Yung deep fears. Yeah. Eh, paano tayo, ano? Oo. Go ahead, feel sorry. Feel lang yun, tao talaga yun, tao yun. Pagod na ako, te. Lagi nila akong may ganyan. Hindi na ako nakubuhusan. Kung sabihin, pagod ka na, sige. Kasi the more that you go higher, the more they come. Oh my God. Alam ni Jay kasi yan, pagod na ako. Parang gremlin yun eh. Ano sabi mo, di ba? Unfortunately, it comes with the territory. Diba? Yeah, unfortunately, it comes with the territory. Oy, ako naman, ano, mayroon akong last question para kay Ate Star. I saw your post about double whammy, ghost month and Mercury retrograde. Uy, pala, ano yung sabihin nun? Para magkapatong, saan sabihin nun, mas malakas ang impact, Ate Star? Mas malakas. Like, for example, kasi sa Eastern astrology, every year, the ghost month comes, no? Depende lang yan kasi lunar calendar yan. I'm not a feng shui expert, but I will explain it to you na meron silang festival of ghosts, no? Oh, yes. So, sa Chinese belief, meron silang yang every August 10 or certain, basta during the lunar, it's they follow the cycle of the moon. So, they have this so-called ghost month. Familiar na tayo dyan. Meron ding ghost day. Happens to, di ba meron akong date? August 14 ba? 14, parang ganun. Yes. Up to September. So, ghost month yon. Pero, sa Western astrology naman, there's such a thing na fina-follow ko naman. Mas ano kasi ako sa Western astrology, which is Mercury retrograde. Alam mo, parehong-pareho lang yan. Bawal bumili ng high-ticketed items. Bawal bumili ng electronics. Ayan, mga cellphone, huwag kayong bibili sa mga period na yan. Otherwise, you will get a lemon. Ako, challenge ko yan eh. Naging lemon pagka Mercury retrograde. Huwag kang magagawa ng decision. Huwag kang pipirma ng ano. Kontrata. Huwag kang pipirma ng kontrata. Huwag ka rin tatanggap ng bagong trabaho. Kung pwede, kunin mo yung trabaho pero saka ka napipirma. Di ba naalala mo yan? Parang meron yata ako sinabi sa iyo noon na huwag ka muna pumirma. Yes. Oh, isang work ko doon. Isang work mo noon. Kasi otherwise, papasok ka under Mercury retrograde. Pag pumasok ka under Mercury retrograde, it's not a good timing. Ibig sabihin, it's either aalis ka sa trabaho or hindi mo magugustuhan yung trabaho. Parang ganun, anything made or sabi mo maraming pasaway ng mga tao sa work. Ganun mangyayari nun. Okay. So, nagsabay sila. And halos sabay din sila matatapos. Double whammy kasi negative na ang sa Western astrology. Sumabay pa sa ghost month na parehong double whammy yung negative. Kaya, kailangan extra careful tayo when you make your trips. Ayan, you're going on a trip. Naisip ko nga yun. It's okay. Wala namang masama to go on a trip. Okay? Just make sure that your details, there may be delays, no? Usually, ano ba nangyayari kapag Mercury retro? Nakakaroon ng delay. Tapos, halimbawa, tingnan nyo maigi yung arrangements niyo, accommodations niyo, ayos ba? Double check niyo ngayon pa lang before you go. Ayusin niyo, tingnan niyo kung ayos. Double check, call, make sure the reservations are fine. Okay. Ganon. All right. 'Yun lang. Just make sure that your reservations are and ano pa? Ingat kayo pag kayo nagte-travel, don't engage in yung mga risky. Halimbawa, nagpapa-picture kayo ganyan kayo ng ganyan. Tapos umaatras ka na pala sa medyo malalim na area. Yan yung mga accidents that can, yung mga minor can be, kaya mag-iingat kayo pag nagtatravel. Pickpocketers. Yeah. Manakaw sa Europe. Maraming nga. Ano nga yun eh, ang tawag dito, Mercury retrograde plus double whammy nga, di ba? Maraming yan. So, pwede kayo makawala ng gamit. Kaya make sure that, you know, everything is in place. When you travel, always double check. Tapos, hanggat maaari, stay away from, sabi mo, possible na magkakaroon ng problema.
example, ihatidulin nga, stay away from masyado maraming tao. Pag may isang grupo, layo ng kaunti. Kasi nga, baka, alam mo na yung pickpockets. Modus operandi, randay nila yan eh, mga ganyan. So talagang dapat, ano, sige, double-double, ano kami. Double ingat. Actually, kinabahan nga ako eh. Kinabahan nga ako, si Jay kasi nag-send sa amin eh. Sabi ko, oh my God, oo nga pala, no? Uh-huh. Sabi ko, oh my God, nawala sa isip ko. Double-double, kailangan ano yan, kailangan, kaya nga pinost ko na para malaman ng tao na double whammy ngayon. Yan. Ah, hindi, pero ano te, paano ba to? Hanggang September 16, 16 no? Uh-huh. Or, actually, I'm also leaving. I'm going to Melbourne on September 5 hanggang 15. See, nandun pa rin sa, ang ghost day yata is August 30 ba? Oo, basta, yung pinaka... Anong ibig sabihin ng August, ng ghost day? Yung day? Ghost day, yan yung pinaka-height ng ghost month. Basta on that day, you have to be very extra careful, ha? Tingnan nyo, i-google nyo lang kung ano yung August, yung ghost day mismo. Diyan kayo mag-ingat sa mga lakwatsa nyo. Ghost day? Anong day, J-Cass? Guys, so 30, di ba? J-Cass, ghost day, 2023, ano, August 30. August 30th, nakalagay dito, ticket sa Montserrat, half day. So iingat. Oo, kung iingat sa lugar tayo na 'yon. Oo. Nasa Montserrat na height 'yon ng ghost day. Ingat lang sa paglalakad, pag-akyat ng hagdanan, pagbaba ng hagdanan, kailangan iingat kayo sa paglalakad. Oo. 'Yon. Oo, kasi nga you're on the tour. Bigla ko natakot. Pero alam mo, actually, it's really prayers. You pray that nothing, pagka sa mga delikadong ganyan, you always equip yourself with prayer. Tama. I believe mas malakas tayo. 39 people tayo all in all eh. Mas malakas tayo ang dasal natin. Tsaka ang dasal talaga, oo. Ano, prayers can do wonders talaga. Can move mountains, tama. Yes. Oh my God. Maraming salamat, my God. Ang dami natin nag-usapan. Diba? Oh, grabe. Kulang pa nga yung time natin. Sabi sa'yo eh. Kulang pa nga, marami pa hindi nasabi. We have a lot to talk about. Oh my God, te sa ano ulit to? Sa November ulit to? sige. Importante sa November eh. Yun yung mga, gusto ko na, actually October pa lang. October pa lang. Te, yun yung pag-uusapan naman natin, yung mga natakel mo na nakakatakot magkwento yung, tayo, no? Magkwento. Ano yung mga talaga nakakatakot? Yung mga na-experience mo nung time na yun. Yes, marami ako niya. Oh my God, ang dami mo siguro, no? Kasi syempre, matagal na yung programa mo niyan, eh. So madami na, no? Madami. Ultimately, yung mga past na mga ano natin, mga past tapings, maikukwento natin. Yeah, marami yan. Oh my God. Naku, sige. October yan, te, ha? Promise yan. Yes. Pero ang ganda nung ano, ang ganda nung topic ngayon, talagang ang dami kong natutunan. Alam mo, ang dami kong aha moment kasi, lagi. Ano tayo? Dati yung start pa lang tayo, 'di ba? Ano tayo? Pang fifth na 'to, 'di ba? Yung dati, ano lang tayo? Elementals, mga nuno. Ngayon ang lalim na. Excuse me, lalim UFO, multiverse, 'di ba? Gusto namin i-direct yan yung mga topic na ganyan, eh. And I'm so marami happy. Kasing, ano, and I'm so happy that you've also dabbled in that at the STAR. Yes. Yeah. We of course it's part of the paranormal field, no. Yan yung sasabi natin, hindi lang tayo manghuhula, hindi lang yung ganito. But you study kasi syempre naman hindi ako hino ni Father Bulataw na for nothing, di ba? So ang inaano niya is atinista ka. Kaya kailangan mas malalim ang pag-intindi mo sa mga bagay-bagay and mas maikakabit mo in a more scientific and explainable manner. Mm-hmm. Hindi yung basta lang na ito ang hiwaga. Parang not, science not na nga eh, di ba? Diba? Oo, it's part of our lives, ha? Yes. Oh my God. At pag sa October, let's go deeper dun sa ano na yan, sa, ang tawag nito, metaverse na yun. Multiverse? Iba pa yung metaverse? Metaverse pala, pala. Multiverse. Iba pa ba yung metaverse? Ano yun? Metaverse ulit. Meta yun, yung parang, Facebook diba? Pala yun. Sa 3D tayo. 3D yung world. Multiverse na yan, na ano ko na, totoo ba yan? Maraming examples yan. Pag-usapan natin. We can start, maraming examples yan, actually. Yung ibang dimension. Proof? As in, may proof talaga? Mandela effect. Ay, Mandela effect din. Mandela effect, Oh my God, pati yan. Naluloka din kami. Alam mo, pag-iisipan mo, iba-iba lang ang tawag, pero alam mo, nag-meets na. Natutugma eh, yes. Oh, it makes sense when you think about it. You know, if you're just open, if open to it. Yeah. Pero,
Oo, marami pa nga. In fact, hindi lang. Minsan yung pinapanood natin, mga Matrix, yung mga ganun-ganun. Minsan titingnan mo, oh nga, may truth yan. Ah. Even what you watch on Netflix, marami rin mga tungkol sa parallel worlds. Yes. Talagang alam mo, yung time travel, ano ba yung mga ganun. Alam mo, actually, nakakatawa siya, pero asasabihin nyo, out of this world. Pero when you look and think deeply, may truth eh. Ayun. Yes. Kaya lang, pati yung travel, yung ano, yung traveling back in time. Minsan nga iniisip mo, are they traveling back in time or are they in a different universe? Yun nga. Ayan nga eh. Which is possible. Maano, yung topic to. Mamamalalim niya. The school. Kasi October. So October, kaya ako, I never stop. Oo, yes. I never stop also learning. One thing about being a psychic or being a paranormal expert, you never stop learning kasi there are things that mali pala yung pagkaintindi noon, eto pala ang bago, kasi marami na unearth na sabi mo possibilities, marami na unearth na experiences na ay iba pala kaysa dun sa naintindihan ko. Marami. Kaya it's a learning. It's always a continuous learning. Kaya nga, di ba, minsan sinasabi natin, even science is continuously improving itself. Yes, exactly. Exactly. Yung presence o yung kung sino yung una naging mga tao, Homo sapiens, it turns out na hindi pala yun ang una, na meron pang mas naunang klaseng tiig. Totoo. Oh. It evolves, yeah. Yeah, meron they nga. Discover, dito, kept on discovering. Diba, sabi nga nila, nasa Pilipinas daw yung unang-unang inhabitants ng Asia nandito daw nakita. Marami, you know, you have to be updated with that. And then when the more that you learn, the more you don't know. Yes. Ganon lumalabas eh. The more you learn. Huh? Ha? Ang dami. Parang ganon. Kaya masaya. Masaya. It's always a learning process. And you know, we should never stop learning even though how what age we are, hindi yung porke sabi mo pinakamagaling ka sa ganyan, stop na ako dito. I should learn more. Ganon dapat. Yan. That's how you stay on in this industry or you stay on. Kasi ako, I can say I'm blessed that I have stayed on for a long time also. Hindi katulad ng mga biglang sikat na psychics and then biglang nawawala. But you stay on because of what you can offer. So, I've been in the public eye since 2004. So, tagal na rin. Oh, public eye yun. Public eye. Pero I started with the honing the gifts since I was 15. Yeah, 15, 16. Wow. So, 70s pa yan. Yun. Grabe yung longevity mo, te, no? Immortal? Immortal. Oh my God. Pwede lang, may ganun, ano? Immortal? Yeah. Grabe! Kaya when ngayon, alam mo sa totoo lang, Jessie, there's some people asking for regular readings. Meron akong nasa aking page. Sinasabi ko na if they are having a reading na general lang, sometimes I turn down. Kasi I would like to handle difficult cases na. Kasi sa limited time ko mag-read, I don't need to read people who are just, you know, simply about love life, tapos ang kukulit. Siguro I'd rather give my time now for people really seriously. But there are some people who are deep in debt. Or sabi mo, there are difficult cases in their family. I'd rather be challenged kasi with a difficult problem and then help them get through with it. Yeah. Yan. So, yun I saw that nakapin sa Facebook mo yan kasi pinagsasabihan mo na lahat ng na pinapasa mo na sa iba at saka ano pa sabi mo pag meron din nakapila na kung may sayad sa utak sa doktor kita i-refer sa clinician. Basta umamin lang kayo kung may tama utak nyo, aminin nyo agad kasi sasabihin malalaman mo, 'di ba? Sa doktor mo sila i-refer. Natawa ako dun sa pinpost mo at the start. Di ba tama naman? Oo. Di ba? At least andyan na. Kaya nga, it's really forward eh. Oo. Para hindi we won't waste each other's time. Exactly. Yeah. Tama. My God, nakakatawa. Pero alam mo, Ate Star, kaya hanggang ngayon, nandyan ka pa din, no? Yung longevity mo, andyan pa din, no? Hindi ka nawawala simula 2004? 2004? Oo, nang lumabas ako sa TV. Nang lumabas sa TV. Hindi, tsaka alam mo, te, meron ka rin kasing certain charisma eh. May it factor ka kasi that, especially, actually, pinag-uusapan namin yan tatlo, yung boses mo kasi, there's something with your voice that's very charismatic, that people will be glued to you. I don't know what it is, but
but there's something in you na parang different. That's why nandyan ka pa maybe din. It's, kasi maybe it's the broadcasting voice. Oo. Yung boses, yung... Hindi, tsaka you're very smart. You're very smart. Aside naman. From you're really good, you're very smart. Kasi yung ibang, may ibang psychic na they just read and they just read. Yeah. But ikaw kasi, ano eh, kumbaga, para kang ano, life coach ka na rin eh. Yes. At yes. the same time. Kaya yes. yung mga tao, paulit-ulit na can you tell they it wanna like it is? Consult you. Yes, exactly. No sugarcoating. Yeah. That's no it. No sugarcoating. Yeah. What's more important in life is really to tell people things the way things are. You let them have the final choice how they're going to attack their problem. Pero you present it to them na without any sugarcoating nga. Kasi you don't make them have false hopes, which is very wrong. Kasi kung alam mo hindi na talaga mag-work, then sasabihin ko with confidence, sabihin mo nang yung confident ako na I would say, no, it's gonna turn out not good. So, you have to rethink your strategy. So, nasa kanila pa rin ang final say. All I can do is I can just tell you what's gonna happen. Ganyan. Diba? Grabe. Alam mo, it's really an honor to be your friend. Talaga sobra. Ati P, salamat. Makikita tayo, huwag kang mag-alala. Talagang pinaplano ko yan for next year. Sabi ko nga, doon sa mga kaibigan ko, sabi niya, hindi, we'll swing by New York. Sabi ko, sige, tingnan natin yung time. Alam niyo naman na limited because I have to see Jesse and Jay Cass. Yeah. Oh! So, nakalagay na. Nakatatak na. Oh, yun. Yeah. Pinlano ko na. Naku, thank you. Bigla ka nilabutan. Ako, di kinilabutan ako doon, ha? Tayo. Ay, nyo. Magkiklensin tayo. Di parang buong ano ko, salamat. imagine mo nakakatuwa, no? Napapanood ka lang namin or naririnig, napapakinggan nun. Tapos ngayon, kaibigan ka na namin. Yeah. Pero tama ka. Diba? Ano talaga, no, sabi mo nga, we're really destined to be here. And we're really destined to be friends. We're destined to be friends, yes. Ganun yan. Every person you meet is no coincidence. It's always a synchronicity happening. Uy, gusto ko yan, ha? Always synchronicity. Ilalagay always, ko yan sa ano ko. Ilalagay ko yan. Walang ano, coincidence. Every person who bashes you, every person who causes you pain, who causes you heartaches, and who makes you happy, there's no synchronicity. You have to learn the lessons. That's how you take things para hindi masakit tanggapin. Para ano, para continuous ang buhay. Diba? Yun ang tuloy-tuloy lang. Para tuloy-tuloy. Yeah. Okay. Inilalagay ko sa utak ko eh kasi susulat ko na siya mamaya. Ang dami-dami mo kasi dating sinabi na nasa notes ko na. Grabe. Magpo-promote ako ha, magpo-promote. Yes, of course. Yes. Bago tayo mag-end, please promote natin. Go ahead. Okay. Every Sunday sa FYE channel natin, we have yung sa Kumu. All you have to do, download Kumu. Tapos hanapin nyo lang po ang FYE channel kapag Sunday, alas 8 hanggang alas 11 ng gabi. So, yan naman po, paranormal yan. So, we talk about a lot of things and also life coaching. So, nakikita nyo po ako and I interact with you. You can go up, I can see your face. Now, sa Jeepney TV naman po, every Saturday, meron 10:45 PM. Pero ano lang po yan, I think it's about 5 or 6 episodes. 5 episodes, nasa second episode na tayo, may tatlo pa. Every 10:45 PM po dito sa Pilipinas. So just tingnan nyo na lang po kung ano yung equivalent dyan sa ibang mga bansa. So 10:45 PM po ng Sabado dito sa Manila. Now, meron din po tayo ang, ayan po ang Pinoy Paranormal Mystery, siya yung 10:45. So meron din po tayo na bagong launch na program, which is, ang tawag po is Touch and Tell. Diyan ko po papakita sa inyo yung ability ko to see your future and to see and communicate with even those who have passed on na mako-communicate ko at mabibigay ang messages. Next week po, abangan ninyo. Itong nakaraan, it's si Nikki Morena. Siya po ay isang Pi Channel host. Ngayon, dito po sa next week is Pok Wang po. Pakiabangan po si Pok Wang. That will be next week. Yeah. So, marami akong sinabi and even yung mother niya na nag-passed on na nakuha ko yung message. No, so that would be every Saturday, alas 7 ng gabi naman sa YouTube FYE channel. So hanapin nyo po YouTube, search nyo doon FYE channel at saka mag-subscribe na kayo. Doon, every
Saturday po yon ng alas 7 ng gabi. Now, I have po na makikita naman to po sa TFC, ang DWPM, that is Radyo sa Istrenta, that is formerly yung DZMM, formerly na Teleradyo. We can be seen po sa YouTube din na live stream. That will be every Saturday, alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. Now, also, you can see, mababalikan nyo naman po yan kasi YouTube naman yan, makikita nyo doon. And also, kapag sa mga cable dito sa Pilipinas, Channel 26 po sa Sky Cable. You can also see sa FB page po ng Radyo sa East 30. Yan po. Yan lang po ang ating ginagawa ngayon. Kaya ang weekend ko po puno. Walang weekend for me. Saturday is Stargazer Day and Sunday. Yan. Salamat! Yes. Oh, sabi ni Ate Star, yan lang po. Ang dami. I couldn't keep up. May off ka ba? Do you have your me time? At least weekday? Weekday, my me time is usually Mondays kasi color coding ang kotse. Color coding. Okay, thank God. Okay. hindi makakalabas ang kotse, ganyan. So, I have me time naman. By the way, the bracelets, I make them personally. Tapos I combine. Oo, you can find the bracelets with Shop Soulfully. Yes. Meron tayo for anti-negativity talaga, yung mga inggit-inggit. Tapos meron tayo for prosperity. I just don't sell bracelets. I sell combinations. When you say yes. Combinations, these are well-researched. Yes. Yan. May mga combinations po, well-researched. Yes. Ibig sabihin niya, tinetesting ko muna bago ko talaga ina-out sa market. And one of them is being patented. I think you have the one na being patented. Yung para which sa one did? Negativity, the black one, the black with the ito, red. I got it. The black. Yeah, you also have one. Oh, that is ongoing patent na ngayon. Inaayos ko yung patent niya kasi para hindi magaya. Oh my God. Pero alam nyo guys, ha, I'm gonna be honest with you. Kaming tatlo mismo, proven to. Ever since, I don't know, sabi, pag nag-a-ask eh, kayong iba parang, oh my God, kami rin. Ever since Ate Star gave this to us, itong customized na to, a lot of like blessings, as in blessings in after blessings after. High tens. As in, sobra. Nagtataka nga kami sa ko. Seryoso. Kaya sa totoo lang, I have like yung mga bracelets, like yung mga Hermes, yung whatever. Never ko na siyang ginamit ever since you gave me this. Kasi pag hindi ko siya ginagamit sa isang araw, I don't know, di ba? Tanong mo kay James, parang kulang. Totoo yan. Ako din. Magawa kayo ng bowl, tapos punuin nyo lang na Himalayan salt. Di ba yung kine-cleanse ko siya? Lagi madalas ko siyang kine-cleanse. Pagpulang dyan, tapos hugasan mo sa umaga, and then that's good to go. Ganun lang yan. So, ito bago kami mag-vacation, mag-cleanse ko tonight? Cleanse mo yan. Para yan ang suot mo. Pero i-cleanse ko siya overnight lang. Tomorrow, hindi ko siya dalhin sa office, no? Muna. Sa ano na lang? Sa... sa Tuesday na lang. Para sa Tuesday na lang. Para nakapahinga. Para recharge. Para recharge din talaga. Tama. The question, so yung Himalayan salt, can we throw it and then we have to throw it, no? We have to throw it after. Pati another one. Okay. Yung lalagyan na ginamit ko, kunyari Tupperware lang ginamit ko, kailangan itapon ko na yun, no? Hindi, huwag Tupperware. Laging glass bowl. Glass bowl. Can I reuse the glass bowl then? Hugasan lang din? But you reuse it for your cleansing. Para mag-a-assign ka na ng glass bowl okay, for that. Okay. Hindi pang ulam. Hindi pang adobo. Okay. Hindi pang adobo. Pero ito bigger para medyo ma-burn. May coverage pero sa bracelet. Pero may question ako. What about the ano? Lagi siyang nakalagay sa selenite bowl. That's good also. Oh, okay. Like ito, every day. Nasa selenite bowl siya. Okay lang siya. So, pero mas kailangan mo pa rin with salt. Kasi mas malakas talaga mag-cleanse ang salt. Selenite pang emergency lang yan, pang everyday cleaning lang yan. Got it. Naku. Exciting to 'te. Maraming salamat. Tsaka guys, si Ate Star darating 'di ba ng November. So for those people, sabi mo nga 'te na gusto na nilang magpa. Hindi, saan nyo na lang tayo para ma-share tayo. Yes. I will be in the Bay Area at saka sa LA sa November, only for 10 days, no. Kung gusto nilang mag-appointment sa akin, you really have to work on your schedules and kung ano yung schedule ko. Kasi it's only 10 days, okay? So half of it will be spent in the Bay Area, no.
you can email me stargazerfeels@gmail.com. So it's stargazerfeels is P-H-I-L-S at gmail.com. If you want to see me, you have to inquire and you have to set an appointment na para at least sure na. Yan. Oo, oo. Siyempre, alam niyo naman, ano yun, Thanksgiving yun. So, pag Thanksgiving, yes, tayo busy niyan. Wala, wala, siyempre. So, literally, 5 days ako, pero with Thanksgiving, ano pa, siguro mga 3 days lang yan na available ako sa Bay Area. Yan. Oh my God. At saka, pag gusto nila ng bracelets, no, they can email you, tapos papakustomize? Email? Yes, pa-customize. Okay, okay. Para dala mo na, oo. O para pagpunta ko ng Amerika, pwede ko nang i-post office ipadala sa inyo. Yan. Okay, okay. Sige, sige. Magsasabi ko na to at mag-ano na ako, what do you call this? Magpo-post na ako kami na tipong, guys, if you want us, is it okay, Tim, if you put your email address so they can reach out to you? Stargazer Feels at gmail.com. Okay, okay. Okay. Yan! Maraming salamat! Grabe, maraming salamat. It's really an honor na kaibigan ka namin and for always gracing our show. Maraming salamat. We are forever grateful te sa lahat ng ginawa mo din para sa amin. Maraming salamat. I'll be looking forward to next year. Talagang I'll work it out. Maraming salamat eh. Okay, go. Jcas, pasensya na at istar na. Abala ka namin 2 hours na. Oh my God. Okay. Jcas, close our show for this morning. Yes. Thank you po mga kaugat for watching this episode. Don't forget to share this amongst your family and friends. And thank you rin po sa ating mga TFC subscribers all over the world. Ang ating mga I Want TFC streamers. Yes. And also, ang mga kumunisens natin sa ABS-CBN's FYE channel. And of course, ang ating mga driver, pasahero, konuktor ng Jeepney TV. Yes. Ate Star, Ate Stargazer, our fairy godmother. Thank you so much for everything that you have done for us and also for this enlightening conversation. Diba? Ayan. Let's have a last toast for this morning. Yes, last toast eh. At the Star and mga kaugat, amidst the challenges of life, let's still find ways to be happy. Let's all talk about it over a glass or two. Bye, Te. Thank you so much, Te. Always. Thank you. Thank you.